1, 2, 3, mic test. Okay. So, magandang gabi po, brothers and sisters at mga invitees. Parang kulang yung kinain, ha? Magandang gabi po ulit. Okay. So, muli, pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos. At para maunawaan po ito, hingin natin yung kanyang tulong. Tayo pong lahat, tayo mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ito upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng iyong salita. Hiniling po muli namin ang iyong tulong at gabay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin ng iyong kalooban at ang mga talata na aming pag-aaralan po sa oras po na ito. Sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala at maraming salamat po. Tama? Ingatan niyo rin po yung ibang mga kapatiran at mga invitees na papunta pa lamang sa lugar na ito, gabayin niyo po sila, ingatan niyo po sila. Tama? Habang kami po ay nagpapatuloy sa pag-aaral at pagkilala po sa inyo, naway sa pamamagitan po nito ay makatulong po ito upang makarating kami sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at lahat po ng ito ay dinadalain po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa ikatlong session na po tayo, okay? So, sa ating pag-aaral, babasahin po muli natin ito dahil ito yung layunin ng ating pag-aaral, okay? Para hindi po natin makalimutan yung purpose kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, basahin po muli natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinabi ko ay sinasabi ko ayon sa iyo na sinabi ng Ama. So ito po yung utos ng Diyos para sa atin. So bilang kanyang tagapaglikha at tayo naman yung nilikha, meron siyang purpose para sa atin. Hindi lang tayo nabubuhay dito para lang kumita ng pera, para lang magtaguyod sa pamilya, o para magtrabaho. Hindi po. Hindi lang po yun yung lahat. Bilang isang nilalang, inuutosan po tayo ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, isa lang din po yung paraan na binigay niyang Diyos dito. Sabi sa John chapter 17 verse 3, babasahin ko po para sa inyo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. So para daw magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan daw natin makilala si Hesukristo at yung nag-iisang Diyos na tunay. So kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para masigit natin makilala yung Diyos. Hindi lang po sapat na alam natin yung pangalan ng Diyos. Kailangan detalyado natin siyang kilala. Okay po? So kaya po natin ito pinag-aaralan ay para sa purpose ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi po tayo nagpaparami ng kaalaman, hindi po natin kinikilala yung Diyos para lang dagdagan yung mga kaalaman natin tungkol sa Diyos. Hindi po. Huwag po natin kakalimutan yung purpose natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay po? Okay. So kahapon, napag-aralan po natin yung tungkol sa ating kasaysayan, di ba? So iba't ibang mga talata o iba't ibang mga historical events yung napag-aralan po natin. At ngayon, pag-aaralan po natin yung tungkol sa propesya. Yung mga bagay na sinabi ng Diyos dito sa Biblia at pamapatunayan natin na talagang buhay siya, talagang kumikilos siya dito. So konting review. Yung first day, naunawaan natin na yung Diyos ay tagapaglikha ng lahat. Alam naman natin na yung Diyos tagapaglikha ng lahat. Pero hindi lang sapat ayon para masabi natin at 100% nating masabi na sa puso natin na makakapasok na ako sa langit. Hindi po. Dapat po tuloy-tuloy natin siyang kinikilala. Kahapon, napag-aralan naman po natin na yung Diyos namamahala siya sa lahat ng panahon. So kahapon, yung tungkol sa history o yung mga kasaysayan na napag-aralan natin. At ngayon po, pag-aaralan po natin at kikilalanin natin yung Diyos na kayang mamahala o namamahala sa lahat ng panahon, lalo na yung sa mga future na bagay. Okay? Yung Diyos, namamahala siya sa lahat. Sabi dito sa talata sa awit 103 verse 19, babasahin ko po, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at nagahari sa lahat ang kanyang kaharian. Sabi dito yung Panginoon daw ay nagahari sa lahat. Ibig sabihin ng lahat, sa lahat ng panahon. Mula noon, at kahit sa kauli-uli ang panahon dito sa mundo natin, namamahala pa rin siya. At habang namamahala siya, meron siyang dalawang bagay na sinusunod, yung dalawang saligan ng trono ng Diyos. Sabi dito sa awit 89 verse 14, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1, ang katwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono, ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna
sa iyo. So base po dito sa saligan ng Diyos na ito, pinapamahalaan niya yung kasaysayan. Okay? So kahapon, napag-aralan po natin yung iba't ibang mga historical events na nakalagay po dito sa Biblia. Yung tungkol sa Garden of Eden, Noah's Ark, and Great Flood, sa Tore ng Babel, sa Sodoma at Gomorrah, tsaka sa Exodus. So, lahat po ng mga bagay na ito ay nakalagay sa Biblia at napatunayan natin na talagang totoo. Tama po ba? Kasi meron pong ebidensya. So, sa pamamagitan po ng mga napag-aralan natin kahapon, makikilala natin na yung Diyos, meron siyang katwiran at meron siyang pag-ibig na sinusunod dito sa mundong ito. Hindi siya puro love lang. Hindi rin siya puro katwiran lang o katarungan lang o pagpaparusa lang. Pareho pong yung hindi pwedeng mawala sa katangian po ng Diyos. So, para ibod po yung napag-aralan natin kahapon, kapag yung mga tao sumusunod, merong ano po? Ano po nangyayari sa kanila? Kapag yung sumusunod ba yung mga tao, ano nangyayari sa kanila? Pinapatay ba sila ng Diyos? Hindi po. Pinagpapala sila, okay? Ito po yung katuwiran po ng Diyos. Pero kapag yung mga tao sumusuway at hindi sumusunod, hindi nakikinig sa kanyang salita, ano na nangyayari? Merong sumpa, kagaya po nung panahon ni Noe. Okay? Paulit-ulit na pinapaalalahanan o sinasabi ni Noe na magkakaroon ng matinding baha nung time na yun. Pero yung mga tao hindi nakikinig. Dahil doon, pinadalan sila ng baha. Okay po? So ngayon, sa panahon din po natin, inilaan ito ng Diyos sa pamamagitan naman ng apoy. So ito po yung napag-aralan natin kahapon. So nagtakda yung Diyos ng mga bagay po na ito para malaman po natin at makilala natin siya. Okay? Hindi lang po siya na namamahala noon. Kahit na po sa panahon natin ngayon, namamahala din siya. Kaya nga ito yung pag-aaralan po natin. Saka sa kasalukuyan, titignan natin sa Biblia kung ano po yung mga pamamahala ng Diyos na makikita natin kahit na mismo sa panahon po natin ngayon. Sabi dito, ito po yung isa pa sa katangian po ng Diyos. Basahin po natin, Isaiah chapter 46, verse 9 hanggang 10. 3 to 1. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So ito po isa sa katangian po ng Diyos. Yung Diyos po, may kakayahan siya na ipahayag yung mga bagay noon. Kung talagang Diyos siya, meron din siyang kakayahan na sabihin sa atin yung mga bagay na mangyayari sa susunod, sa future. Sabi nga po dyan, mula ng unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya din po banggitin sa atin mismo ng Diyos yung mga bagay na mangyayari pa lang sa buhay natin. Bakit? Para ipakilala sa atin na siya yung nag-iisang Diyos na tunay at siya lang talaga yung makapangyarihan. At tignan po natin dito sa may bandang ibaba. Sabi dyan, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Nung nababasa ko po ito, sa kabilang banda, merong pangamba, meron akong takot. Kasi sabi dito, kung ano daw yung gusto ng Diyos, yun yung gagawin niya. Tingnan natin, balikan natin yung kwento ng mga Israelita noong unang panahon. Anong sabi ng Diyos kay Noe? Kumuha ka ng isang daong at tulungan mo yung mga tao na pumasok doon. Tama po ba? Pero yung mga tao hindi nakinig. Namatay silang lahat. Tama ba? Anong sabi ng Diyos dun sa Tore ng Babel? Magpakarami sila at kumalat. Pero anong ginawa ng mga tao? Sabi nila, hindi, dito na lang tayo. Ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, magpakarami, kumalat sila. Yun yung nasusunod sa Diyos. Kung ano yung sinasabi niya, kapag sumunod yung mga tao, may pagpapala. Pero kapag yung mga tao sumusuway, meron pong sinisira yung Diyos. Titignan po natin sa panahon po natin ngayon, ano pa ba yung mga salita o mga talata na nagpapatunay na talagang buhay po yung Diyos. Okay po? So kahapon, dito po tayo nagtapos, dun sa Red Sea Crossing. So, sabi nga ng Biblia, di ba, inutusan si Abraham na pumunta dun sa lupain na sasabihin sa kanya, dun sa Kanaan. So, nagpatuloy yung kanilang kasaysayan, dumami ng dumami yung mga Israelita, nakarating sila dyan sa Egypt, ginawa silang alipin, tapos tumawag sila sa Diyos, humingi sila ng tulong para sa pagkaalipin nila. Then,
Tinulungan sila ng Diyos, nakalabas sila sa pamamagitan ni Moises. Okay? Sa pagtawid nila dyan sa dagat na pula, nagpatuloy yung kanilang kasaysayan sa ilang. So, habang nagpapatuloy sila, patuloy silang ginagabay ng Diyos hanggang sa masakop nila yung lupain ng Kanaan. Ito nga po yung promised land. So, sa pamamagitan po nun, sa pamamagitan ng pamamahala ni Josue, tinulungan niya yung mga Israelita na makapasok doon sa Kanaan. Then, habang nagpapatuloy pa rin yung kanilang kasaysayan, habang tinutulungan pa rin sila ng Diyos, dito sila nakarating doon sa bandang ibaba, yung panahon ng mga hukom. So, sa pamamagitan ng hukom, dito nakikipag-usap yung Diyos sa mga Israelita, dito niya sinasabi kung ano yung utos sa kanila. At yung isang sikat na hukom, si Samson, so, sa pamamagitan po nila, tinulungan ng Diyos yung mga Israelita para talunin yung iba't ibang mga lipi na kailangan nilang talunin dun sa Kanaan. Then, pagkatapos po dito sa panahon ng mga hukom, yung mga Israelita, naisip nila, bakit wala kaming hari? Bakit walang namumuno sa amin? Nagtaka sila. Yung mga kalaban na sinasakop namin, may mga hari sila, magigiting yung hari nila. Nakikipaglaban talaga, pero bakit kami, mga hukom lang yung tumutulong sa amin para talunin sila. Gusto rin namin ang hari. Kung tutusin, ang hari para sa kanila ay yung Diyos, tama po ba? Yun po yung Diyos na tumutulong sa kanila. Pero itong mga Israelita, dahil nga sa katigasan ng ulo nila, humingi sila ng isang hari. Kaya nga, ibinigay si Haring Saul. Alam natin na si Haring Saul sa umpisa, okay siya. Pero sa katagalan, dahil nga hindi niya sinunod kung ano yung kalooban ng Diyos, na-disqualify siya, hindi siya ginawa, hindi niya nakipagpatuloy yung kanyang panunungkulan bilang hari, namatay po siya. Then, pagkatapos po ni Haring Saul, dahil nga sa pagpapatuloy na humingi ng isang hari yung mga Israelita, pinadala naman sila ng Diyos na si Haring David. So dito po sa time ni Haring David, dito po sila nagkaroon ng magandang kapalaran dahil sumusunod nga si Haring David sa Diyos. So patuloy na sumusunod yung mga Israelita sa pamamagitan ni Haring David. Kaya nga, lahat ng mga bansa na sinasakop nila ay laging natatalo. Palagi po nilang tinatalo lahat kasi nga tinutulungan sila ng Diyos. Anong sabi kanina? Kapag yung mga tao sumusunod sa Diyos, mayroong pagpapala. Dahil nga lubusan silang sumunod, pinagpapala po yung bansang Israel. Yun nga lang, pagkatapos ni Haring David, namatay po siya at pumalit sa kanya ay yung kanyang anak na si Haring Solomon. Si Haring Solomon, nanungkulan din siya bilang hari dun sa Israel. Kaso nga lang, sa umpisa, okay siya. Kaso nga lang, katagalan, nagaroon siya o nahulog din siya sa matinding pagkakasala. Alam niyo po kung ano yung naging kasalanan ni Haring Solomon? Nagaroon po siya napakaraming asawa, 1,000. At yung mga 1,000 asawa niya na yun, patuloy na nagdadala sa kanya ng katitisoran. Ito nga yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil po dun, galit na galit po yung Diyos, patuloy silang pinaparusahan. Pero itong mga Israelita, hindi sila nagsisi. Hindi sila tumaliko dun sa kasalanan nila. Kaya nga, dahil dun, nahati yung kanilang lupain. Nahati yung kanilang bansa. Yung North Israel, tsaka South Judah. So dito sa dalawang ito, patuloy pa rin silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi nila iniwan, hindi nila tinalikuran. Pero sabi ng Diyos, iwan nyo yan, ako yung Diyos na dapat yung sambahin. Pero yung mga Israelita, antigas ng ulo nila. Kaya nga, nahati silang dalawa. Tapos itong North Israel, patuloy silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil doon, patuloy silang natatalo. Patuloy silang sinasakop ng iba't ibang mga bansa. At itong kapatid niya, yung South Judah, sa halip na magsisi, sa halip na talikuran yung pagkakasalan nila na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mas matindi pa yung naging kasalanan nila. Patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, dahil po doon, pinadalan sila ng Diyos ng iba't ibang mga bansa para sakupin sila. Yung sa North Israel, pinadalan niya yung bansang Assyria noong BC 722. So sa pamamagitan po ng Assyrian Empire, dito sila pinahirapan. At dahil doon, yung South Judah naman na kapatid nila, dahil hindi rin sila nagrepent, pinadala naman sa kanila yung Babylonia. Tuloy-tuloy silang hindi bumabalik sa Diyos, kaya nga, tuloy-tuloy din yung kanilang parusa. Umabot po dyan dun sa Persia, dun sa si Cyrus the Great. Patuloy po silang pinapahirapan dahil nga hindi sila nakikinig sa Diyos. Dito po sa time ng Persia,
mas tumindi pa rin ng tumindi yung kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya nga, pinadalan sila ng Diyos ng ni Alexander the Great. Si Alexander the Great po, alam natin sa history, isa rin po siya mananakop. Ginamit po siya ng Diyos para parusahan yung mga Israelita dahil nga sa kasalanan nila. Pero yung mga Israelita, ayaw pa rin nilang tumaliko dun sa kasalanan nila. Yung Diyos, napuno. Nagpadala siya ngayon ng kamay na bakal. Ito po yung Roma. Dahil po sa kasalanan nila na hindi pagsunod sa Diyos, dahil sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, patuloy na pinapadalan sila ng Diyos ng parusa. Ito po yung naging kasaysayan ng mga Israelita noong unang panahon. At umabot po yung kasaysayan hanggang sa Roma. Dito po, napakatindi na yung kahirapan na na-experience po nila. Kaya nga naalala nila, hirap na kami. Meron tayong Diyos na pwede natin hingin ng tulong. Dito sila talagang dumaing. Dahil nga pinakinggan sila ng Diyos, pinadala ngayon si Jesus Christ. Dito po sa time ng Roma, dito po ipinanganak si Jesus Christ. Para iligtas yung mga Israelita sa kanilang kahirapan. Pero itong mga Israelita na ito, hindi nakilala si Jesus Christ. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito po yung propesiya patungkol kay Jesus Christ. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, prinsipe ng kapayapaan. So ito po yung propesiya tungkol kay Jesus Christ. Okay? Siya yung bababa dito sa mundong ito, bilang kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, nung dumating dito si Jesus Christ, ipinamalas niya yung kapangyarihan niya bilang Diyos. Kaya nga, nung siya ipinanganak, kahit po ipinanganak siya sa isang sabsaban lang, sa isang hamak na lugar lang, pero nung habang lumalaki siya, doon niya ipinapakita na siya talaga yung Diyos. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, bumubuhay siya ng mga patay. Pero itong mga Israelita na ito, nakita si Jesus Christ hindi bilang Diyos na tagapagligtas nila sa Espiritu. Kundi nakita nila na si Jesus Christ ay tagapagligtas nila para makatakas sila sa kapahamakan sa Roma. Nakita lang nila yung kahirapan nila sa physical, hindi nila nakita yung kanilang kasalanan sa Espiritu. Kaya nga, dahil dun, sinubukan nila na lapitan si Jesus Kristo. Sinabi nila, Jesus Christ, ikaw na dapat yung maging hari para sa amin, para hindi na kami maging alipin ng iba't ibang mga bansa, para matalo namin sila. Pero ito si Jesus Christ, hindi po yun yung purpose ng pagdating niya dito. Naparito siya para iligtas sila sa kanilang kasalanan. Hindi naparito si Jesus Christ para iligtas sila sa Roma o sa kahit sa anumang bansa. Dahil po dun, pinagsabihan ni Jesus Christ ng matindi yung mga Israelita. Sabi po sa Mateo chapter 23 verse 25 hanggang 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan. Ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Ikaw na bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. So sabi ni Jesucristo, ayusin muna natin yung problema ninyo sa loob, yung kasalanan ninyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at hindi pagsunod sa akin. Pero ito yung mga Israelita, ang gusto lang nila, iligtas sila sa physical. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dito, mga mapagkunwari. Dahil po dun, naging matindi yung kanilang galit kay Jesucristo. Sinasabihan kami na mapagkunwari, hindi mo ba kami kilala, kami mga Pariseo? Nag-aaral kami ng salita ng Diyos, ng kautusan, sinusunod namin ito. Nasaktan yung mga Pariseo sa sinabi ni Jesucristo. Sabi nga dyan, linisin mo muna yung loob ng kopa at ng pinggan upang luminisin naman lang labas nito. Ayusin muna natin yung problema ninyo sa loob, yung kasalanan ninyo. Tsaka na natin problemahin kung paano natin naayusin yung labas, yung Roma. Pero itong mga Israelita, sumama yung loob dahil nasasaktan sila. Natatapakan yung kanilang pride, napapahiya na sila. Dahil po dun, dahil sa pagsasalita ni Jesucristo sa kanila ng mga masasakit na bagay, nagkaroon sila ng sabwatan. Ayaw na maging hari ni Jesus para sa atin para mailigtas tayo sa Roma.
anong gagawin natin sa Kanya? Maraming mga tao na sumusunod sa Kanya, salit na sa atin. Dahil po doon, nagsabwatan po yung mga Pariseo, yung ibang mga Israelita para ipapatay si Jesus Christ nung time po na yun. Kaso nga lang nung time na yun, dahil nga sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma, hindi sila pwedeng magsakdal ng isang tao nang hindi nililitis. Kaya nga, yung mga Israelita, dinala ngayon nila si Jesus kay Pilato. Kaso nung time ni Pilato, nung siya ay gobernador, nakikita niya at nababalitaan niya kung anong ginagawa ni Jesus Christ. Nakikita na niya siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, tumutulong siya sa mga nangangailangan. Wala siyang anuman nakitang kasalanan dun sa mga ginagawa ni Jesus Christ. Pero yung mga tao, patuloy silang sinasabi, kailangan niyang mamatay. Kaya nga, dinala ngayon nila si Jesus Christ kay Pilato. Basahin pa natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Mateo chapter 27 verse 24. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagpapasimula na ang isang malaking gulo, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. Sabi niya, wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ni Yesu Kristo. Bakit niyo siya gustong ipapatay? Pero yung mga tao, patuloy nilang sinasabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Dahil nga nagkaroon ng matinding gulo, si Pilato naghugas ng kamay. Labas na ako dyan, absuelto ako dyan. Kayo nang bahala dyan. Alam niyo po, yung sinabi ni Pilato ito, alam niyo po kung ano naging sagot ng mga Israelita. Sabi niyo, no, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo nang bahala dyan. Next verse, ito po yung naging sagot nila kay Pilato. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at naming mga anak ang kanyang dugo. Sabi nila, okay lang kung siya ay ipapatay. Kami mananagot at yung aming mga anak, basta may papatay lang siya. Ganun po katindi yung pagnanais nila na ipapatay si Jesu Kristo nung time po na yun. So alam nga natin yung kwento, si Jesu Kristo ay pinako sa krus na matay. Pero pokosan po natin yung sinabi ng mga Israelita dito. Sabi nila, pananagutan namin at namin mga anak ang kanyang dugo. Dahil po sa sinabi nila ito, yung sumpanat ay nagkatotoo sa kanila. Noong AD 70, nangyari po yung diaspora. Dahil po sa sinabi nila, di ba, pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo. Dahil po doon, nung umabot yung AD 70, nung Jerusalem ay sinakop ni General Titus ng Roma, pinalibutan yung buong lunsod, walang makakalabas, wala rin makakapasok. Hindi pwede makabili sa labas, hindi pwede makapagkalakal. Dahil po doon, naubos yung kanilang resources. Nawalan sila ng pagkain. Siguro mga 3 to 5 months po silang kinubkob. Isipin po ninyo, sa atin, di ba, minsan, mabilis tayong magutong, di ba? Siguro mga 1 to 2 days, kaya pa natin na hindi kumakain. Siguro mga 3 to 5 days, medyo nagugutom na tayo. Imaginin po ninyo, 3 hanggang 5 buwan, hindi ka kakain. Ano po kaya magiging pakiramdam natin? Maaring iba, kapag mahina yung resistensya, talagang matuluyan eh, di ba? Pero ibang mga tao, para makasurvive po sila, nakagawa sila ng isa sa mga karumal-dumal na pangyayari sa kasaysayan ng Jerusalem. Sabi nga dyan, di ba? Si Jesus ay naparito para iligtas sila sa kasalanan nila. Pero yung mga Israelita hindi nakinig. Kaya nga nangyari sa kanila ito pong talata na ito. Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. Nagkatotoo po yung sinasabi ng Biblia para sa kanila. Dahil po doon, dahil nga tinanggihan nila si Jesus Christ, hindi nila pinakinggan, pinapatay pa nila, nangyari sa kanila yung ganitong klaseng nakakatakot na propesiya para sa kanila. Ito po yung naging propesiya para sa kanila na mangyayari dahil nga tinanggihan nila yung kaligtasan para sa kanilang kaluluwa. Basahin po natin sa bandang itaas, verse 53 po muna, 3 to 1. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ang laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkukubkob at sa paghihirap na ipararanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Yung sumpa sa kanila ano daw?
kakainin nila yung kanilang mga anak. Sabi po dyan, oh, kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan. Sabi nila kanina, di ba? Okay lang, naipapako si Jesucristo doon sa krus, ipapatay siya. Kami nang bahala dyan. Pananagutan namin at namin mga anak yung kanyang dugo. Dahil po doon, nangyari sa... Kumbaga, niyakap nila yung sumpa na ito, eh. Propesiya pa lang ito, pero nagkatotoo dahil nga sa katigasan ng puso nila. Dito po sa verse 55. Kaya't hindi niya ibibigay sa alinman sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakainin, sapagkat walang natira sa kanya sa pagkukubkob at sa paghihirap na ipaparanas sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong bayan. So dahil nga sa matinding gutom, dahil nga sa matinding kahirapan, kahit yung mga anak nila, kinain po nila. Sabi diyan, sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkuubkob at sa kahirapang ipaparanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Wala na silang makain. Ang natitira na lang nilang option para makasurvive ay yung kanilang mga anak. Alam niyo po, mayroon pong isang historian na talagang sumulat po o dinocument po yung nangyari nung Jerusalem nung AD 70. Ang pangalan po ng aklat po na ito ay Siege of Jerusalem, AD 70. Sinulat po ito ni Clavius Josephus. Naitala po ito sa kasaysayan natin. Kung makahanap po ninyo yung aklat po na ito, pwede nyo pong basahin. Doon po sa isang bahagi ng aklat na ito, ibubuot ko po. English yan, pero tatagalugin ko. Sabi dyan, dahil nga sa matinding kahirapan ng mga Israelita, wala na silang makain, pero para mapagpatuloy nila yung kanilang lahi, kinuha ng mga magulang, o kinuha ng nanay yung kanyang anak, kinatay, pinatay, at kinain. Para mapagpatuloy lang yung kanilang lahi. So dahil dun, dahil sa pagkain ng magulang dun sa kanyang anak, naamoy ng kapitbahay. Merong nagluluto. Imaginin po ninyo, na sa kapitbahay ninyo, di ba, pag may nag-iihaw, maamoy natin. Masarap pag karne ng baboy. Karne ng manok. Pero nung time po na ito, hindi hayop yung iniihaw nila. Tao. Para makasurvive po sila, hindi sila maubos, kinain po nila yung kanilang mga anak. Dahil po doon, yung mga magulang po doon, nagsimula nilang kainin yung kanilang mga anak. Dahil nga sa matinding kahirapan. Nangyari po talaga yung sinabi ng Biblia. Tama po ba? Sinabi ng Diyos na kapag hindi kayo sumunod, susumpain kayo. Kapag hindi nyo ako pinakinggan, mawawasak kayo. Dahil po doon, tuloy-tuloy na natanggap ng mga Israelita yung sumpa dahil sa ginawa nila kay Jesus Christ. Noong AD 70, 1.5 million po yung namatay dahil nga po sa pagkuubkob ni General Titus. Dahil po doon, ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa. Yung mga natira, yung mga nakasurvive doon sa pagkuubkob, nabuhay po sila dahil nga kinain nila yung kanilang mga anak. Pero hindi lang doon natapos yung kanilang paghihirap. Kinalat pa rin sila. At sa iba't ibang mga bansa na naabutan nila o napupuntahan nila, patuloy silang pinapatay. Wala pong awa yung ginagawa sa kanila. Ito po dito sa may bandang ibaba, sa noong 1215, lahat po ng mga Israelita na makita ng David Star sa kanilang balikat, pwede po silang patayin. Walang magpapakulong, walang tututol sa pagpatay sa kanila. Ganun po katindi yung naging parusa sa kanila dahil nga sa pagtanggi nila kay Jesucristo. Hindi lang po natapos dyan. Patuloy po silang pinahirapan sa iba't ibang parte ng mundo, iba't ibang panahon. Hanggang sa nakaabot po nung Second World War, 6 million po yung pinatay ng mga Nazis. Bakit po nangyari sa kanila ito? Bakit po? Ano po ba yung kasalanan nila? Tinanggihan nila si Jesus Christ, pinapatay pa nila. Ano yung tipan na sinabi ng Diyos? Kung susunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Pero kung susuway kayo, hindi kayo maikinig, sumpa yung darating sa inyo. Dahil po doon, tuloy-tuloy nilang na-receive yung sumpa dahil nga sa ginawa nila kay Jesus Christ. Pasintabi po, maaaring may makita po tayong hindi maganda. Hindi po ito mga basura, tao po yan. Tinuring silang basura sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito po sa Poland.
publicly, sa kalsada, binibitay sila ng walang dahilan. Dahil po doon, pati mga babae, inuubaran publicly, kinukuha yung kanila mga gamit, yung damit, yung buhok, yung salamin, yung sapatos, lahat kinuha sa kanila. Tapos yung pagpatay sa kanila, ginagawa silang basura. Alam niyo po yung ginagawa sa dump site? Di ba, tinatapon yung basura tapos sinusunog? Ito po, tao yung sinusunog. Ginagawa po silang basura. Hindi lang po matatanda, pati rin po mga bata. Nangyari po ito dahil hindi sila nakinig kay Jesucristo. Panoorin po natin itong dokumentary na ito. Hanggang ngayon ay hindi lubos maunawaan ng isipan ng tao kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Ito ang Auschwitz concentration camps sa Germany na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa mga Hudyo mula 1939 hanggang 1945. Milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa lugar na ito. Sila ay pinalanghap ng nakakamatay na gas, binaril, binigti, at ang iba ay sinunog ng buhay. Lalaki, babae, matanda, bata, at maging mga sanggol. Ganito ang karaniwang tanawin na makikita noon sa loob ng concentration camp. Kalunos-lunos na mukha ng matinding paghihirap. Sila ay kinukolekta na parang basura. Inilalagay sa isang lugar kung saan sila sinusunog. Marami noon ang pumunta sa mga silid ng concentration camp at ganito ang tanawin na nakita nila. Ito ay isa sa mga silid na nakita nila noon, puno ng mga bangkay ng mga Hudyo. Ito naman ang bunton ng libu-libong katao. Sa hangin ay amoy ang masangsam na amoy ng bangkay, isang waring sumpa sa kasaysayan ng tao. Dito makikita ang isang gusali. Sa labas nito ay nakasampay ang mga damit na mga Hudyong sinabihang maliligo sa mga shower rooms. Ngunit sa halip na tubig ang lumabas sa mga tubo, nakakalasong hangin mula sa cyclone gas at cyanide gas ang unti-unting lumasong sa kanila. Ganito po yung nangyari sa mga Israelita dahil nga sa tinanggihan nila yung gustong ibigay ni Jesucristo para sa kanila. Kung meron po kayong sapat na budget, pwede po kayong pumunta dito sa isang museum dun sa Washington DC, dun po sa Amerika. Ito po yung Holocaust Museum. Diyan po nakalagay yung iba't ibang mga larawan o iba't ibang mga damit ng mga Hudyo na pinahirapan ng Holocaust nung time po na pinatay po sila ng mga Nazis ng World War II. Makikita po natin yung iba't ibang mga picture kung paano sila pinahirapan. At meron po nakalagay doon, "You are my witness."
Sabi sa Biblia, yung mga Israelita ay yung saksi ni Jehovah. Bakit? Dahil sila yung nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Sila yung nakaranas ng kahirapan dahil nga hindi nila sinunod yung Mesiyas. Sila yung malaking ebidensya na talagang buhay po yung Diyos at namamahala siya sa kasaysayan po natin. Pubod ko po, bakit itinanggi ng Israel si Jesus? Una, inaasahan nila na yung isang mandirigma, ang Mesiyas, ang mamumuno sa kanila. Dahil nga merong nananakop sa kanilang iba't ibang mga bansa. Pangalawa, inaasahan nila na ililigtas sila ng Mesiyas sa pagkaalipin mula sa pananakop ng Roma. Noong time po na yun, sobra po yung kanilang kahirapan na na-experience. Kaya humingi sila ng tulong sa Diyos. Diyos, tulungan mo kami, ipadala mo sa amin yung Mesiyas. Akala nila na si Jesus ay yung magliligtas sa kanila mula dun sa Roma. Pero sabi dito sa number 3, inaasahan nila yung pagpapalang pisikal. Si Jesus Kristo noong time na yun, nagpapakain ng libo-libong tao, nagpapagaling ng mga may sakit. Doon lang sila sumusunod kay Jesus Kristo. Kapag nagsasalita si Jesus Kristo ng mga bagay tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa kanilang espiritu, hindi nila pinapakinggan. Ang gusto lang nila pagkain, gusto lang nila kagalingan, gusto lang nila kapayapaan sa kanilang pisikal. Pang-apat, inaasahan lang nila na matutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na yung pagkain. Ito po yung naging dahilan kung bakit ipinapako nila si Jesus dun sa krus. Kasi nga hindi naging tugma yung inaasahan ng mga Israelita. Si Jesus Kristo ay naparito para iligtas sila sa kasalanan nila. Hindi lang naparito si Jesus Kristo para iligtas sila sa mga bagay na pisikal. Same din po sa atin. Di ba tayo mga tao, di ba? Madalas po tayo lumalapit sa Diyos. Pero lumapit na ba tayo sa Diyos para sa ating espiritu? Ano ba yung kadalasan nating nilalapit sa Diyos? Tulungan mo kami sa ganito. Tulungan mo yung pamilya namin. Sana may makain pa kami bukas. Sana magkaroon kami magandang trabaho para kumita ng pera, para may pagtaguyod yung aming pamilya. Ganun lang tayong lumalapit sa Diyos para lang sa mga bagay na pisikal. Si Jesus po, may kakayahan po siya ibigay sa atin yun. Pero ang pinakaunang dapat natin paglaanan ng oras ay yung ating espiritu. Tama po ba? Yung espiritu po yung mahalaga sa harapan po ng Diyos. Yung katawan po natin, babalik lang po ito sa alabok. Babalik lang po ito sa lupa. Pero yung kaluluwa na ito na ibinigay ng Diyos, babalik sa Kanya. At sabi nga dun sa una nating verse, meron siyang iniutos para sa atin. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, ipinahintulot niya sa atin na dito natin makikita, dito dapat natin hanapin habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Okay po? Pero yung mga tao, yun nga, kagaya ng mga Israelita, nakatuon lang sila sa mga bagay na pisikal. So dahil doon, nangyari sa kanila yung ganito klaseng pagdurusa at paghihirap. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 10 verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasusulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Sabi dito, yung mga nangyari daw sa mga Israelita ay ano daw? Halimbawa, example. Kanino daw? Bilang pangaral sa akin, sa atin. Kaya po nangyari sa mga Israelita yun, dahil nga sa hindi nila tinanggihan nila si Jesus Christ. Pero ito'y halimbawa sa atin, na kung tatanggihan din natin si Jesus, hindi natin papakinggan yung kanyang tinig para sa buhay na walang hanggan, meron siyang inihanda na pagdurusa. Sabi po sa Lucas chapter 23 verse 31, ito po isang talinhaga. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Meron pong tanong. Kapag yung sariwang puno at saka tuyong puno ay sabay na sinunog, sino po yung unang masusunog? Sabay po silang sinilaban. Sino po yung unang masusunog? Yung tuyo po, di ba? Bakit? Kasi tuyong-tuyo na siya. Dry na siya. At yung resulta pwedeng maging abo. Sa harapan po ng Diyos, yung mga Israelita, sila po yung punong kahoy na sariwa. At tayo mga hintil, tayo naman yung mga
tuyong puno. Kung sila nga ng mga Israelita ay sariwang kahoy at tinanggihan nila si Yeso Kristo, kinahantungan nila ay kamatayan, paano naman tayo mga tuyong puno o tuyong kahoy? Kung tatanggihan din natin si Jesus, naghanda po siya ng isang bagay po na ito, yung impyerno. Sabi kanina, di ba? Kung hindi makikinig, kung sino man yung hindi makikinig sa propetang ito, lubos, napupok, sain. Kaya po natin ginagawa itong bagay po na ito ay para pakinggan kung ano yung mensahe ng Diyos para sa atin. Yung mga Israelita, nagwalang bahala sila. Inisip lang nila yung puro sa kanilang pisikal. Kaya nga sabi dito sa Hoseas chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Akala nila na si Jesus ay tagapagligtas lang nila sa pisikal. Hindi nila nakita na si Jesus ay tagapagligtas nila mula sa kasalanan nila, problema nila sa kasalanan. Yung mga tao po sa panahon po natin ngayon nakakalungkot po. Akala lang sa Diyos, pwedeng hingan ng pera, hingan ng tulong sa pisikal, yung lang yung kaya niya. Yes, kaya po niyang gawin yun. Pero meron siyang pinakaunang utos para sa atin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Dahil nga po nangyari sa mga Israelita ito, naisulat po, nagtanong din. Isipin natin, di ba? Yung nangyari sa kanila, grabe po yung nangyari sa kanilang pagdurusa. Dito po sa Ezekiel chapter 37 verse 3, inilarawan sila bilang isang tuyong buto. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, o Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Imaginin po natin yung tuyong buto, pwede pa ba mabuhay? Yung tuyong buto, pwede pa ba mabuhay? Wala na, di ba? Kasi wala na yung litid, wala ng dugo, wala ng laman. Sino yung tinutukoy dito na tuyong buto? Yung mga Israelita, yung sambahayan ng Israelita. Sa imagination po nung ni Propeta Ezekiel, hindi niya ma-imagine kasi nga tuyong buto na ito. Diyos na lang yung makakapagsabi kung mabubuhay pa yung buto na ito o hindi. Same din sa atin, di ba? Kung titignan po natin yung kasaysayan ng bansang Israel, makikita po natin kung gano'n sila nahirapan dahil nga hindi nila pinakinggan si Yesu Kristo. Ngayon, pag-aaralan po natin yung tungkol sa propesiya, kung paano rin ibabalik ng Diyos yung bansang Israel. Nakasulat dito, ibig sabihin po ng propesiya, yung mga isinulat o mga salita na isinulat bago pa mangyari. Balikan po natin itong verse po na ito. Sabi ng Diyos, siya daw yung nag-iisang Diyos at may kakayahan siya na sabihin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Okay? Propesiya, ibig sabihin prophecy. Nakasulat po dito sa Biblia para patunayan na talagang buhay siya. Okay po? Pag-aaralan po natin ito. Sabi dito sa John chapter 14 verse 29, at ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari kayo ay maniwala. Tayo mga Pilipino, di ba? To see is to believe. Kailangan may ebidensya muna bago maniwala eh, di ba? So ngayon, papag-aralan po natin yung iba't ibang ebidensya na nagpapatunay na talagang buhay po yung Diyos at yung kanyang salita dito sa Biblia ay totoo. Okay po? Yung propesiya tungkol sa Israel, yung propesiya tungkol sa katapusan ng panahon at tungkol sa rapture, yung 66 mark, yung 7 years tribulation, tsaka yung Armageddon War. Ito po yung mga pag-aaralan po natin ngayon na propesiya. Okay? Nakalagay na rin po ito sa Biblia. Unahin natin dun sa recovery ng bansang Israel. Balikan natin yung Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 3. Nung inutusan niyan Diyos si Abraham na pumunta dun sa lupain na ibibigay sa kanya, binigyan siya ng tatlong pangako. Sabi dito, Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain at ikaw ay magiging pagpapala sa iba. So, para ibuod, ganito po yun. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay magiging pagpapala sa iba. So yung lupain, para matupad ng Diyos yung pangako niya kay Abraham, sabi dito, gagawin kitang isang malaking bansa. Para maitatag yung bansa, kailangan nila syempre ng lupain. Next, kung meron na silang lupain, meron dapat mamamayan. Pangatlo, at meron din silang pagpapala na ibibigay, na mabibigay para sa iba. Dito po yung, ito po yung bansang Israel. Pag-aaralan po natin yung kanilang kasaysayan para makita po natin kung paano kumikilos yung Diyos
sa mundo natin. Okay? Ito po yung flag ng Israel. So, saan ba natin makikita yung bansang Israel? So, dito po siya makikita sa kalagitnaan ng mundo natin. Kung ikukumpara natin yung laki ng Israel sa Pilipinas, ganito lang po siya kaliit. So, maliit lang po yun na bansa. Pero sa pamamagitan niyan, makikita natin yung kung paano kumikilos po yung Diyos sa mundo natin. Sabi sa Deuteronomio chapter 4 verse 35, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. So nakita natin yung kanilang kasaysayan para sabihin sa atin na yung Diyos ay siya lang yung nag-iisa at siya lang yung makapangyarihan. Okay po? So okay. So bansang Israel, pinili sila bilang isang banal na bayan sa harapan ng Diyos. Sabi sa Deuteronomio, chapter 7, verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Nasa balat ng lupa. So, ito po yung propesiya para sa bansang Israel. Sila ay pinili ng Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari. So, owner. Okay po? Sa pamamagitan ng bansang Israel, makikita natin na talagang buhay po talaga yung Diyos. Ngayon, bakit sila yung pinili? Bakit hindi yung ibang mga bansa? Bakit yung hindi Pilipinas? Bakit hindi Amerika? Bakit hindi China? Bakit hindi Russia? Bakit Israel? So, una, sila ay ginawang saksi. Ito po tayo sa number one muna. Okay? Number one, pinili sila ng Diyos dahil sila yung gagawing saksi. Basahin po natin sa Isaiah chapter 43 verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay, 3-1. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at ninyong maunawa na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ano bang gawain ng isang saksi? Sa English, witness. Saan po ba ginagamit po yung term na yon? Yung saksi? Saan po? Sa korte. Okay. Ano pong trabaho ng saksi? Siya yung magpapahayag kung ano yung nangyari. Kung ano yung tunay na nangyari talaga dun sa krimen. Tama po ba? Okay, yun yung saksi. So, sabi dito, yung bansang Israel daw yung saksi. Ibig sabihin, yung mga Israelita lang yung makapagpapahayag sa atin kung talagang buhay yung Diyos o hindi. Sa pamamagitan po nila, napatunayan na talagang buhay po yung Diyos. Kasi nga sila yung saksi. Di ba, sa panahon po natin ngayon, meron tayong naririnig ng mga Jehovah's Witness, di ba? Yung tunay na Jehovah's Witness po ay yung mga Israelita. Hindi po yung mga tao na naglalakad dyan. Nagpapakilala, kami po ay saksi ni Jehovah, tapos Pilipino. Pwede kaya? Hindi po. Yung mga Israelita lang po yung mga saksi. Okay? Dahil sila yung naka-experience ng kapangyarihan po ng Diyos. Okay? Number two. Pinili sila dahil sila yung kakaunti na populasyon dito sa mundo. Sabi dito sa Deuteronomio chapter 7 verse 7, pakibasa po, 3-1. Sabi dito, pinili sila dahil sila yung pinakaunti sa lahat ng mga tao. Bakit hindi pinili ng mga ng Diyos yung bansang Amerika? Yung China, eh di ba sila yung mararaming populasyon? Pero bakit pinili ng Diyos yung pinakaunti? Sipin natin, kung pinili ng Diyos yung mga malalaking bansa, yung mga kapangyarihang bansa, lahat sigurado 100% na maniniwala na meron talagang Diyos. Tama po ba? Pero di sabi dito, pinili ng Diyos yung pinakaunti para sa pamamagitan ng pinakaunti ng mga tao na ito, maipakita niya kung gano'n siya ka makapangyarihan. Intindihan po? Kaya po sila pinili dahil para maipamalas o maipakita sa mga tao o sa kasaysayan ng tao sa buong mundo na sila ay makapangyarihan kahit nakakaunti sila dahil nakabackup sa kanila yung Diyos. Pangatlo, pinili sila dahil sila yung nasa gitna ng mundo sa lahat ng mga bansa. Okay? Sabi sa Ezekiel chapter 5 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito ay Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa. Kaya nga nung geographical location ng bansang Israel, nasa gitna sila. Napaganda po ng lokasyon
ng bansang Israel. Alam niyo po kung bakit? Dahil sila'y nasa gitna, nakikita ng iba't ibang mga bansa sa paligid nila kung ano yung nangyayari sa kanila. Para maitestify na talagang buhay po talaga yung Diyos. Para masabi nila sa atin na talagang buhay siya, kumikilos siya. Sila yung nga nasa gitna eh. Diba? Center of attraction. Tawag nga nila, di ba? So, sa pamamagitan po nila, makikita ng iba't ibang mga bansa na talagang buhay po yung Diyos. At pang-apat, ipinagkatiwala sa kanila yung salita ng Diyos. Ito po, ito pong mismong Bible. Karamihan po sa mga sumulat po na ito ay mga Israelita. Sabi dito, sa Mikulay Dilaw, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So, isa po ito sa dahilan kung bakit pinili sila. Dahil nga sila yung mga Hudyo. Number 5, sa kanila isinilang si Jesus. So, mula rin po sa bansang Israel, dito rin po ipinanganak si Jesus Christ. Pakibasa po, Roma chapter 9, verse 4 to 5, 3 to 1. Sila yung mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautosan at ang pagsamba sa mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na malawalhati magpakailanman. Amen. Sabi dito, sa kanila daw magmumula si Kristo ayon sa laman. Kaya nga sa Israel, doon po ipinanganak si Jesus Christ. Okay? Panganim, sila yung naging halimbawa para sa atin, gaya po nung nabasa natin sa kanina, di ba? Sabi dito, inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. So sa pamamagitan din po ng bansang Israel, maipapakita sa atin kung ano yung kanyang tipan o kung ano yung kanyang pangako. Sabi dito, para maibuod natin, yung kasunduan sa pagitan ng Diyos at Israel. Kapag sumunod, merong, ano po? Pagpapala. Okay, pag sumuway, merong sumpa. Sa pamamagitan po ng bansang Israel, mapapatunayan natin at mapapaniwalaan talaga natin na talagang totoo yung Biblia. So okay, nakita natin yung kanilang pagsuway, nakita natin yung sumpa na nangyari sa kanila. Pero makikita din natin sa kanila, yung kanilang pagsunod, yung kanilang pagpapala. Meron silang pagpapala, di ba? Pangakong pagpapala ng Diyos sa bansang Israel. Meron din pong tatlo. Hindi lang po sila puro sumpa yung nangyari sa kanila. Kahit tapos sa panahon po natin ngayon, makikita po natin na talagang buhay po yung Diyos at kumikilos sa kanila. Unahin natin, number 1, kakayahang magpayaman. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ibinigay po ito na propesiya sa bansang Israel. Sabi dito, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Kaya nga po sa bansang Israel, kung titignan po natin yung ekonomiya ng bansang Israel ngayon, marami pong mayayaman po doon. Bakit? Dahil sinabi po ng Diyos. Sabi diyan, sapagkat siya ay nagbigay ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Ang ganda sana eh kung ibinigay ito sa Pilipinas eh, no? Wala na sa tayong utang eh. Kaso sa mga Israelita lang ito ibinigay. Sabi diyan, may kakayaan sila o may kapangyarihan sila na magkaroon ng pera. Kaya po nila mag-produce ng kayamanan po nila. At isa sa pinakamamanghang kayamanan na meron po yung bansang Israel ay yung nasa kanilang dagat. Sabi dito sa Isaiah chapter 60 verse 5, ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Alam niyo po kung ano yung dagat na ito na nasa Israel na merong kasaganaan na magbibigay sa kanila ng yaman? Ito po yung Dead Sea. Yung Dead Sea, ito po yung pinakabababang lugar sa buong mundo. At dun sa Dead Sea na yun, makikita po yung napakarami mga mineral, napakarami mga pagkukuna na resources. Sabi dyan, yung lahat po ng mineral ng Dead Sea ay mas higit pa ng 4 na beses sa yaman ng buong Amerika. Ganun po kayaman yung Dead Sea para sa kanila. Ibinigay po yun sa mga Israelita. Kaya nga napakayaman po nila, di ba? At may isa pang mineral na makukuha po dyan sa Dead Sea, yung uranium. Yung uranium po, ginagamit po yun sa mga bomba o sa mga nuclear weapon na ginagawa ng iba't ibang mga bansa. Bumibili po sila dyan, napakamahal po nun. Dahil po dun, unti-unti po naging makapangyarihan, naging mayaman po yung bansang Israel. Hindi lang po sila mayaman sa dagat, pati rin po yung mga tao sa kanila, meron po silang kakayahan.
Meron silang kapangyarihan na magpayaman. Kilala niyo po ito, si Henry Ford. Alam niyo po yung sasakyang Ford? Siya po yung may-ari nun, siya po yung founder nun. Ito naman po sa may bandang ibaba, si Andrew Carnegie, isa po siyang negosyante ng bakal. Napakayaman po niyan. Si Bill Gates, kilala natin, di ba? Isa sa pinakamayabang tao dito sa mundong ito. Isa po siyang Hudyo, founder po ng Microsoft. Ito naman sa may bandang ibaba, si John D. Rockefeller. Siya po yung nagtatag ng Standard Oil Company. Diba sa panahon natin ngayon, nagmamahal yung crudo, eh, diba? Siya po yung nagpapaikot ng mga presyo po na yun, yung mga oil po na yan. Dahil napakayaman po nila. Napakatatalino po ng mga tao na yan at sila yung mga Hudyo. Hindi lang po sila. Kilala niyo po ito, si Mark Zuckerberg. Siguro karamihan po sa atin nakagamit ng Facebook, tama ba? Sa tuwing ginagamit po natin yung Facebook, alam niyo po, pinapayaman natin itong tao na ito. Isa po siyang Hudyo. Ito po si Larry Page at si Sergey Brin. Sino po yung mga estudyante dito na gumagamit ng Google kapag hindi na alam yung sagot sa module? Every search po natin sa Google, pinapayaman natin sila. Ito po si Steven Spielberg. Alam mo niyo po yung pelikulang Transformer, yung mga robot? Siya po gumawa nun. Napakayaman po niya. Ito po, lalo na ngayon. Diba? Hindi ko alam kung hanggang anong number nila ilalabas yung iPhone eh. Ano pong number na ng iPhone ngayon? 14, di ba? Hanggang kailan kaya mauubos? Ganun po sila kayaman, ganun po sila kamakapangyarihan, ganun po sila katalino. Patay na po yan si Steve Jobs. Pero yung kumpanya tuloy-tuloy na yumayaman hanggang ngayon. Isa po siyang Hudyo. Ito po si Michael Bloomberg. Doon sa New York City, nagkaroon po siya ng pagkakataon na mamuno. Isa po siyang Hudyo. Isipin po natin, Hudyo? Namamahala sa ibang bansa? Naging mayor pa? Yung New York po, isa sa pinakamayamang lungsod dun sa Amerika, di ba? Pinamamahalaan po ng isang Hudyo. Ito po si Larry Ellison. Kung medyo alam po ninyo yung sa mga IT, yung sa mga networking, yun po yung kumpanya na Oracle siya po gumawa nun. Napakayaman po nun. Hindi po basta-basta yung networking. Napakatalino po, kailangan po ng matinding matataas na skill yung kailangan po diyan. At siya po yung isa yung founder po niyan, si Larry Ellison. At hindi lang po 'yan, maring hindi tayo pamilyar sa mga tao na ito, pero siguro pamilyar po kayo dito. Lahat po ng kumpanya na 'yan ang nagmamay-ari po ay Hudyo. Kung gusto mo uminom ng soft drinks, bibili ka ng Coke, 'di ba? Every time na bumibili ka niyan, pinapayaman, dinadagdagan mo yung yaman po nila. Minsan naman, kapag gusto mo mamasyal, gusto mo mag-fast food, ano yung kadala, yung sikat na fast food? McDonald's, di ba? Pinapayaman po natin sila. Minsan naman, kapag medyo social, sa halip na kopi ko, Starbucks. Every time na binibili po natin yung mga produkto po na yan, pinapayaman po natin sila. Kaya po, wala pong tatapat dyan sa yaman ng mga Israelita. Dahil binigyan sila ng Diyos ng kakayahan na magpayaman. Okay? Siguro kilala po niya ito. Hindi po siya Hudyo. Ito po si Barack Obama. Ito rin po si Donald Trump. Ito po mga tao na ito ay mayroong malaking kinalaman sa mga Israelita. Alam niyo po kung bakit? Si Barack Obama, isa po siya sa naging presidente ng bansang Amerika. Tama po ba? Pero napaka-imposible na manalo ng isang itim sa bansang pinamumunuan ng mga puti, mga white people. Pero paano kaya nangyari na si Barack Obama na isang itim ay nanalo na pagka-presidente dun sa Amerika? Meron po siyang ginawa. Meron po siyang hiningan ng tulong. Ito po yung APAC. Nakalagay po dyan sa may gilid. American-Israel Public Affairs Committee. Dito po sa samahan na yan, nandiyan po nagsasama-sama yung maraming mga makapangyarihang Hudyo at mayayamang Hudyo dun sa Amerika. Humingi po siya ng tulong dyan sa samahan na yan para tulungan siya na manalo sa pagka-presidente. Alam niyo po kung bakit siya nanalo? Dahil po sa kanila. Panoorin po natin ito. Ito po yung time na si Barack Obama ay nangakampanya pa lang sa pagka-presidente. Tingnan po ninyo kung nasan po siya. Yan po yung APAC. Thank you.
Thank you so much. Thank you very much. Thank you, APEC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. Sabi dyan sa may bandang ibaba, ang Jerusalem ay mananatiling kapitolyo ng Israel at hindi maaring hatiin. Di ba alam natin ngayon, pinag-aagawan yung Israel ng Palestina at saka mga Israeli people? Pero anong sabi niya? Mananatili sa Israel, mananatili sa Jerusalem, yung kapitolyo na yan, yung kanilang kabisera. Dahil po doon sinuportahan sila. Sinuportahan siya na manalo. Tinulungan si Barack Obama para manalo sa pagka-presidente. Dahil nga po ipinangako po niya itong bagay po na ito. Next, ngayon, pagkatapos ng termino ni Barack Obama, dito naman nungkulan si Donald Trump. Si Donald Trump po, isa rin po siyang negosyante. Wala po yung masyadong alam para sa pamumulitika. Pero dahil po sa suyo, dahil nakita niya yung sikreto ni Barack Obama para manalo sa pagka-presidente, humingi rin siya ng tulong dun sa AIPAC. Tingnan po natin. Nagtalumpati rin siya at nangako rin siya. Nasaan po siya? Sa AIPAC. Yan po yung American Israel Public Affairs Committee. Humingi siya ng tulong para manalo siya sa pagka-presidente. Ano kaya yung pinangako niya? Mamaya po makikita po natin. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Dahil po sa pangako na yan, nanalo siya sa pagka-presidente. Anong sabi niya? Yung embahada daw ng Amerika ilalagay sa Jerusalem. Napakahirap po gawin yun kasi nga magulo po dun sa Jerusalem. Pero dahil nga sa pangako na yan, tinulungan siya ng mga Israelita para manalo. Kasi pinangako sa kanila na yung embahada ng Amerika para masuportahan yung Jerusalem, doon po kailangan na manatili. Ngayon, sino po yung presidente ngayon ng Amerika? Kilala niyo po ito, si Joe Biden. Si Joe Biden po, mahirap din po na manalo ito sa pagka-presidente. Marami rin pong galit dyan. Yes, nanungkulan po siya noon bilang politika doon sa Amerika. Pero matanda na siya, hindi niya kayang gawin lahat. Pero dahil sa sinuyo niya yung mga Israelita, yung mayayaman o makapangyariang mga tao sa Amerika na mga Israelita, nanalo po siya. Panoorin po natin yung kanya naging speech. And now, a special message from former Vice President of the United States and Democratic presidential candidate, Joe Biden. Hello, APEC. I'm truly sorry I can't be with you this year at this year's conference. I'm on the campaign trail. I'm in South Carolina working as hard as I can to earn every vote. But you know that your voice matters to me. I've been speaking at your conference for a long time, hearing the passionate views of American Jews and friends of Israel, right, left, and center. I've been going to Israel for a long time as well, starting with my very first foreign trip as a senator, United States senator. When I went to Israel, I met with Golda Meir and sat on the same side of the desk as an assistant of hers named Yitzhak Rabin. I've worked with every Israeli leader since that date. And over that time, whether it's
Here, with you in the United States or in Israel, there are a few things that have not changed and will not change. I will always call out anti-Semitism, whether it comes from the left, the right, or the center. I will always stand with and for a secure, democratic, Jewish state of Israel. And I will always tell you what I believe, whether I agree or disagree. And I will never boycott you. American Jews will always have a seat at my table, because you've always had me at your table, and because you know as well as anyone that we're in the battle for the soul of this nation. We've seen the rise of hatred spread all across this nation, including the rise of anti-Semitism from Poway to Pittsburgh to democratic ideals that at our best unite Israel and the American people. So we need your help to stand up for those values and for the enduring partnership between Israel and the United States that take us further from peace. Palestinians need to eradicate incitement on the West. That's going to choke off any hope for peace. And we can't let anything undermine the partnership that is an optimistic, hopeful nation. There's nothing beyond our capacity, nothing we're unable to accomplish if we put our minds to it, and nothing we cannot achieve when Israel and the United States stand together. So thank you for all you do for the United States and for Israel. Grabe po yung panunuyo niya dun sa bansang Israel para tulungan siya na manalo sa pagka-presidente. Dahil po dun, tinulungan po siya. Dami po niya ipinangako sa kanila. Dahil po dun, nanalo po siya sa pagka-presidente si Joe Biden. Ganun po ka makapangyarihan yung mga Israelita. Pati yung mga tao sa Amerika, para manalo sila, humingi sila ng tulong sa mga Israelita. Kasi ganun nila nakikita yung Israel. Hindi lang po sila basta-basta mga tao, kundi sila yung mga makapangyarihan. At ito po yung pangalawa. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, ito po yung pangalawang pangako ng Diyos para sa mga Israelita. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Itataas sila. Magiging kilala sila. Magiging bantog sila. Kinikilala po yung bansang Israel kahit na po sa panahon po natin ngayon. Sabi nga po dito sa Zephaniah chapter 3 verse 20, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Ito po yung bansang Israel. Sino po ba yung mga kilala at mga bantog na personalidad dito po sa mundong ito ng mga Hudyo? Kilala niyo po ito sa Beethoven at si Mozart? Sila po yung mga kinikilala ng mga saligan ng musika at sining. Si Albert Einstein. Napakatalino po niyan, pero siya po isang Hudyo, di ba? Si John F. Kennedy, naging presidente rin po siya ng Amerika, pero isa po siyang Hudyo. Ito naman po si Alan Greenspan, isa po siyang matalinong negosyante na pinagkatiwala ng mga Amerikano para pamahalaan yung kanilang pera. Noong time po na siya yung namahala, hindi po naghirap yung bansang Amerika. Steven Spielberg sa pelikula, si Bill Gates naman sa Microsoft, tsaka si John D. Rockefeller. Ito po yung mga Hudyo na kilala at kinikilala at mga bantog sa panahon po natin ngayon. Tama po ba? Siguro, kung maring din niyo po lahat ito kilala, siguro kilala po ninyo ito. Alam niyo po yung palabas na Wonder Woman? Yes, di ba? Si Wonder Woman po, ang pangalan po ng actress na gumanap po doon ay si Gal Gadot. Isa po siyang Israelita. Napakahirap po na ibigay yung role na ng superwoman o isang actress sa isang o sa kahit na sino lang. Pero nakita nila na si Gal Gadot ay yung perfect fit para kay Wonder Woman. Kinikilala po ito ng buong mundo. Sila po yung mga Israelita dahil may pangako yung Diyos sa kanila. Ginawa silang bantog, ginawa silang kilala sa lahat ng bansa. Hindi lang po yun, ginawa rin sila makapangyarihan. Sabi dito, sa pangatlo, isa laban sa 1,000. Ito po isang kakayahan na ibinigay sa kanila ng Diyos sa paikipaglaban sa iba't ibang mga bansa. Sabi dito sa Joshua chapter 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na makapagpatakbo ng 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Yung Diyos po, nangako din sa mga Israelita
Nabibigyan sila ng kapangyarihan para talunin yung iba't ibang mga bansa kahit na konti lang sila. Kita po ninyo ito. Sabi diyan, magagawa ng isa. Isang tao lang daw, kaya daw niyang magpatakbo ng 1,000. Talunin yung 1,000. Alam niyo po, sa history po natin, sa history po ng mga digmaan, isa po sa mga nakakamanghang digmaan kapag yung mga nangyayari po na digmaan sa Jerusalem, sa Israel. Yung pinakauna, yung first war po, nangyari po ito noong May 14, 1948. Ito po yung bago pa lang matapos yung Independence Day nila, noong May 14, 1948, ginera na kaagad sila. Yung gumera sa kanila ay 5 Arab nation. Tingnan po ninyo yung population ratio. Yung kalaban po nila ay 45 million na mga Arab nations. Pero sila, 640,000 lang. Sino kaya mananalo sa kanila? Sa paningin natin, di ba, siyempre lamang yung marami. Pero sila, kahit konti sila, tinalo nila lahat yung 45 million na yun. Dahil po sa kapangyarihan po ng Diyos, naging resulta ng digmaan na ito, yung kanilang lupain, naging mas malawak ng 23%. Yung Israel, maliit lang po yun. Pero dahil meron silang kapangyarihan sa pakikipagdigma, mas napapalawak pa nila yung kanilang nasasakupan. Ito po yung sa Second World War. Noong October 29, 1956, tumagal po ito hanggang November 7. Nangyari naman po dito, yung presidente ng Egypt, na si Nasser, ay binarahan yung Suez Canal. Yung Suez Canal po, ito po isang daanan na tubig na dito po dumadaan yung mga barkong pangalakal para po madistribute yung mga kalakal para magkaroon ng trading. Pero si Nasser po nung time po na yun, binarahan niya. Pinigilan po niya. Para nga matalo nila yung bansang Israel. Pero yung mga Israelita, dahil nga makapangyarihan sila, natalo nila si Nasser yung Egypt. Marami pong kakampi si Nasser noong time po na yun. Alam niyo po kung paano nila tinalo? Halimbawa, nag-declare si Nasser ng isang digmaan ngayon. Ang ginawa ng mga Israelita para matalo nila yung Egypt, kahapon, lumusob na sila bago pa lumusob o inunahan na nila yung mga Egyptians para hindi sila kaagad matalo. Ganun po ka makapangyarihan yung bansang Israel. Inunahan na nila bago pa sila lusubin. Tapos ito po, isa sa pinakasikat, yung Six-Day War. 6 na araw lang yung tinagal nitong digmaan po na ito. Yung labanan po, 250 million laban sa 2.2 million lang. Pero dahil nga sa kapangyarihan po ng Diyos, dahil nga sa pangako ng Diyos sa kanila na makapagpapatakbo sila ng 1,000, tinalo po nila. Masigit po silang lumawak, masigit po sila naging makapangyarihan. Ito po yung time na ito, noong 1967, ayan po yung mga bansa na lumulusob sa bansang Israel. Ito po yung bansang Israel, yung maliit. Pero ayan po yung nakapaligid sa kanila, yung mga Arab nation, makapangyarihan po yung mga yan. Pero lahat po yan ay tinalo po nila. Bakit? Sabi ng Diyos, di ba? Bibigyan sila ng kapangyarihan na makapagpatakbo ng 1,000 kahit na 1 tao lang. Doon po tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako. Ganito po nangyari, ganito po yung kasunduan ng Diyos sa pagitan ng Israel. Kapag sumunod sila, magpapalain sila. Pero kapag sumuway, merong sumpa. Ngayon, ano naman yung kinalaban ng kasaysayan ng Israel sa atin? Napakalaki po. Ipinakita sila bilang halimbawa, bilang pangaral para sa atin. Kagaya ng mga Israelita, binigyan sila ng chance ng Diyos. Kung susunod kayo, magpapalain ko kayo. Pero kung susuway kayo, mayroong sumpa na darating sa inyo. Pero ano nangyari sa mga Israelita? Noong unang panahon, tinanggihan nila si Jesus Christ. Sa halip na matanggap nila yung pagpapala, natanggap nila ay sumpa. Ganon din sa atin. Kung hindi natin papakinggan si Jesus, kung hindi natin papakinggan yung kanyang salita, babaliwalain lang natin, inihanda ng Diyos yung walang hanggang impyerno para sa atin. Tandaan po natin na yung Diyos ay buhay. Kumikilos po siya hanggang ngayon. Kahit na po sa kasaysayan ng tao, hindi lang po sa bansang Israel. Tandaan po natin na siya ay buhay. At kung ano yung nakalagay dito sa Biblia, ito po ay totoo. Yung Israel ay binigay sa atin bilang pangaral, example, para pagkunan natin sila ng aral. Kung sila nga na bayang pinili ng Diyos, pinarosahan,
ng 1,000 taon, paano pa kaya sa atin? Tayo, wala ba tayong nagagawang mali? Wala ba tayong nagagawang kasalanan? Hindi naman tayo perfecto, tama ba? Hindi naman laging tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi naman tayo laging sumusunod. Pero yung Diyos, nagtakda po siya ng bagay po na ito. Kung susunod kayo, pagpapalain ko kayo. Pero kung hindi kayo susunod, hindi kayo maniniwala sa akin, nakahanda rin po yung paghukom doon sa impyerno. Ito po yung tipan ng Diyos sa Israel. Pagsunod equals pagpapala. Pero pag sumuway, merong sumpa. Pero kung magsisisi yung mga tao, merong pagbangon. Ito po yung isa sa nakamamangha na ginawa ng Diyos sa bansang Israel para patunayan sa atin na talagang buhay siya, yung kanilang pagbangon. 1,000 taon po silang pinahirapan. 1,000 taon po silang ginawang basura, itinuring na basura. Pinapatay lang po sila ng basta-basta lang. Pero nakalagay rin po sa Biblia kung paano sila ibabangon po ng Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 4, verse 30. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sa iyong kapigatian, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Yung mga tao daw na magbabalik loob at makikinig sa kanya, meron din pong pagpapala. Okay po? Sabi dito, yung dahilan ng panunumbalik ng Israel. Meron pong dalawa. Una, dahil sa banal na pangalan ng Diyos. At pangalawa, upang magbigay ng pagkakataon sa Israel na maligtas. Una, yung Diyos nagbigay po siya ng pagkakataon na manumbalik yung Israel dahil sa kanyang banal na pangalan. Nais ng Diyos na ipakilala yung kanyang sarili, tama po ba? Kung lilipulin niya lahat ng saksi niya, sino na maniniwala sa kanya? Sino na makapagte-testify sa kanya? Wala na, di ba? Kaya ito yung dahilan kung bakit ipinanumbalik ng Diyos yung bansang Israel para sabihin sa atin na yung Diyos ay buhay. At sabi dito, para bigyan din ng pagkakataon yung mga Israelita na sila ay maligtas. Sa Ezekiel chapter 36, verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sa bayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na iyong nalapastangan sa mga bansa na iyong pinuntahan. Dahil po alang-alang sa banal na pangalan ng Diyos, kaya po sila ire-recover po ng Diyos. Isipin po natin, di ba? Kung mauubos yung mga Israelita, mawala sila sa mundong ito, sino na makapagsasabi sa atin na buhay yung Diyos? Wala na. Magiging alamat na lang sila. Pero sabi dito, alang-alang sa banal na pangalan ng Diyos, ibabalik niya yung bansang Israel. At ito po yung propesiya sa bansang Israel. Sa pagpapanumbalik sa kanila, bibigyan sila ng bansa, bibigyan sila ng lupain, bibigyan sila ng makapangyariang mga tao. Ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham, tama po ba? Hindi po babaliin ng Diyos yung kanyang pangako. Dahil po sa kanyang banal na pangalan, tutuparin niya itong mga pangako na ito. Unahin natin sa number 1. Yung recovery ng bansang Israel. Sabi sa Isaiah chapter 66 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sino nakarinig ng ganyang bagay? Sino nakakita ng ganyang bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Sabi dito, ipapanganak ba ang isang lupain sa isang araw? Tayo po, yung bansang Pilipinas, ilang taon po tayong sinakop ng iba't ibang mga bansa? Halos po 400 years, di ba? Kailan lang po tayo nagkaroon ng independence, di ba? Yung independence day nga natin, kadalasan din na naaalala ng mga kabataan sa panahon natin ngayon, di ba? Tapos yung araw pa ng independence day noon, hindi naman talaga tayo 100% na naging independent. Kahit na po sa panahon natin ngayon, may mga bansa pa rin na gustong sumakop sa atin, tama ba? Pero sila, ipinanganak yung bansang Israel sa isang araw. Sabi po, noong 1948, the state of Israel is born. Noong idineklara nila na sila isang malayang bansa, nagulat po yung buong mundo. 1,000 taon na nawala yung Israel. 1,000 taon na ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa. Pinapatay sila, tapos ngayon, magde-declare sila ng Independence Day. Ganun po namangha yung mga tao noong time po na yun. Isang araw lang po itinakda ito na sa kanila at naging independent po sila. Sabi kanina, di ba? Ipapanganak ba ang isang
ang isang bansa sa isang araw? Natupad po yung sinabi ng Biblia. Natupad yung sinabi ng Diyos. Noong 1948, May 14, natupad po yung sinabi ng Biblia. 740 BC po, sinabi sa Isaiah chapter 66 verse 8, natupad po na ipinanganak yung bansang Israel noong May 14, 1948. Talagang makikita natin na totoo talaga yung Biblia, tama po ba? Next, recovery of the land of Israel. Hindi lang bansa, hindi, kung may bansa nga sila, pero yung lugar wala naman silang titirhan, hindi rin pwede. Kaya nga, yung Diyos nagbigay rin ng pangako sa kanila. Basahin po natin sa Ezekiel chapter 36, verse 34 hanggang 35. 3 to 1, ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan at kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan ngayon at may pader. Dahil nga sa pagkakalat na mga Israelita sa iba't ibang mga bansa, yung lugar nila naging tigang, naging bundok, naging mga walang nakatira. Ganito po yung bansang Israel noon. Dahil nga ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa, di ba? Dahil nga sa kasalanan na ginawa nila kay Jesus Christ. Pero nung sabi kanina, yung bansang Israel daw ay magiging gaya ng halamanan ng Eden. Ito po yung bansang Israel noon. Pero kung pupunta po kayo ngayon, meron na pong mga halaman. Ano pong sabi kanina? Yung bansa na tigang, yung bansa na sira, mabubungkal at magkakaroon ng tanim. Isipin po ninyo, saan po ba dapat nagtatanim yung mga tao? Sa bundok? Sa disyerto? O sa magandang lupa? Sa magandang lupa, di ba? Sa may tabi ng tubig para masuplayan yung kanilang, maging mataba yung kanilang lupa. Pero ito po, sa gitna ng disyerto. Paano nangyari yan? Kung sa tao lang, hindi yan, imposible po yan. Pero dahil sa makapangyarihang kamay ng Diyos, nakagawa sila ng imposible. Panoorin po natin ito. Napakaganda pong himalay po nangyari sa bansang Israel. Kung pupunta po kayo sa bansang Israel ngayon, for centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I was born in Russia. And I came to Israel when I was 3 years old. I remember when we started to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will grow here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land. It's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. Bible promises three main things. First of all, that the Jewish people will come back to their homeland. Second, that the land will come back to us. I believe and I feel and I know that in Israel, maybe it's the best place on earth to really feel it, to understand it. It's easier than all the rest of the world. To me, Israel, it's the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. Kapag nagtatanim po ng ubas, saan po ba siya tinatanim? Diba sa malalamig na lugar at saka matataba yung lupa? Pero paano nangyari sa disyerto? Merong taniman ng ubas? Kahit po yung mga tao, hindi po nila lubos na maunawaan kung paano po nangyari yung ganitong klaseng himala. Pero dahil po sa kapangyarihan po ng Diyos, tinutupad niya kung ano yung sinasabi niya.
yung kanilang lupain, mababalik sa kagaya ng halamanan ng Eden. Ganito po yung lugar ng bansang Israel noon. Puro tigang, puro batuhan, pero ang sabi kanina, magkakaroon ng pader, tinatahanan. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 10, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. At ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo, ang buong sambayan ni Israel. Lahat ng mga ito, ang mga lungsod ay tatahan, at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Ito po yung pangako ng Diyos para sa bansang Israel. Ito po yung before. Puro po batuhan lang yan. Puro po ilang. Puro desierto. Puro buhangin. Pero sa panahon po natin ngayon, napakaganda po ng bansang Israel. Panoorin po natin ito. Gumawa po sila ng isang promotional video para ipakita kung paano sila nakarecover. Tingnan po natin ito. For the first time in 2,000 years, a Jew could be born in the land of Israel, live a full life, die in the land of Israel, free, never knowing the exile. This year we celebrate 1948. 1,948 years ago, the Roman Empire destroyed our lives. They burned and demolished our temple and exiled the Jews from Jerusalem. All while ruining their vicious imperial conquest and victory. Mga bansa sa kanila. The Jews rebelled and fought valiantly for their freedom. The rebellion was crushed, and the Jewish people found themselves homeless, helpless, and lost for centuries upon centuries. The long and bitter Jewish exile reached the darkest time in human history. As we celebrate 70 years, we must remember where we were only 74 years ago. And I saw a great open space with dry bones. Can these bones live? Only you know. After the UN voted in favor of the partition plan on May 14, 1948, the 5th of Iyar, the British mandate was due to expire. On May 13th, the eve of the Declaration of Independence, General George Marshall, then Secretary of State of the United States, sent Ben-Gurion a brutal ultimatum, demanding the postponement of the Declaration of Independence. Marshall, together with the Secretary of Defense, James Forrestal, imposed a military embargo. They threatened that Ben-Gurion's Declaration of Independence would trigger a regional war, which would doom the Jewish people to a second Holocaust in less than 10 years. And the United States would not provide any assistance to the Jews. Intel arrived that Britain had supplied arms to Egypt, Jordan, and Iraq, preparing them for the attack. The Palmach force of the Haganah numbered only 300. They had almost no equipment and no uniforms. Only half the men in each unit had guns. All of the freedom fighters of Israel, the Haganah, Etzel, and Lehi, together numbered only a few thousand. How could the Jews defend themselves? Under extraordinary pressure, a self-proclaimed secular Zionist, David Ben-Gurion, was overcome, possessed with a Ruach Gvura, a courageous spirit of biblical proportions. And just like that, 2,000 years of exile came to an end. 1,948 years ago, Jerusalem was destroyed. We are celebrating the most legendary comeback story in human history. Can these bones live? Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. Thus says the Lord Hashem, I'm going to open your graves and lift you out of your graves, my people, and bring you to the land of Israel. From dry bones and ashes, total despair and desperation, Israel was resurrected from the dead and new life was breathed into the Jewish people.
In 70 years, Israel went from having one asphalt road to building Ben Gurion International Airport, some of the best hospitals in the world, and built more roads and infrastructure per capita and faster than any other place on the planet. Israel has transformed a barren, desolate, non-productive land into one of the most powerful economies in the world. We're not praying that one day we hope to see your return to Zion. Let our eyes see that it's already happening right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano po nakalagay? Isa na lang pong himala yung nangyayari sa bansang Israel. Ilang libong taon po sila na naging tuyong-tuyo yung lupain nila, sira, basurahan. Itinuring silang mga hindi tao, mga basura sa iba't ibang mga bansa, pinapatay po sila. Pero ngayon, tinutupad po ng Diyos yung kanyang pangako na ibabangon niya yung bansang Israel. Napakaganda po ng bansang Israel po ngayon. Kung nanonood po kayo ng TV, yung biyahe ni Drew. Diba, pumunta po si Drew Arellano po doon, pinakita po niya yung kagandahan ng Israel. Paano natin maiisip yun? Dati sila, ganito lang yung lupain nila. Puro batuhan, buhangin, deserto. Pero ngayon, isa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo. Totoo po ba yung Biblia o hindi? Totoo, di ba? Yung Diyos, buhay o hindi? Buhay po talaga siya, kumikilos po talaga siya. Tama po ba? Next, may bansa, may lupain. Siyempre, dapat mayroong mga tao. Isaiah chapter 43, verse 5 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Akin sasabihin sa ilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na nasa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa dulo ng lupa. Nagpropesiya din po yung Diyos na panunumbalikin niya yung mga tao ng Israel. Kaya nga po sabi dito kanina, di ba, mula sa hilaga, sa timog, sa kanluran, tsaka sa silangan. Pero kung babasahin po natin ng maigi, sabi po dyan, sa bandang hilaga daw, mayroong resistance, may pumipigil. Kaya sabi ng Diyos, hayaan mo. At ganun din sa timog, huwag mong pigilin. Noong time po ng pinapanumbalik ng Diyos yung bansang Israel o yung mga Israelita sa kanilang bansa, doon po sa bandang Russia, nakarating din po yung iba't ibang mga Hudyo doon. Pero dahil nga sa paghihigpit ng mga Russian people, hindi sila pinapabalik. Ganun din sa timog, doon sa Ethiopia. Pinipigilan sila, ayaw rin silang pabalikin. Pero nung sabi ng Diyos, hayaan mo, huwag mong pigilin. Kaya nga, yung Diyos, nagtakda din siya ng propesiya na tinupad niya noong 1991 tsaka 1949 tsaka 1950 po. Sabi dito, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapatin sa kanilang mga bintana? Nagtaka po si Propeta Isaiah. Sabi niya, sino ba itong mga tao, sino ba itong mga ito na lumilipad na parang ulap na parang mga kalapatin sa kanilang bintana? Ito po yung propesiya na panunumbalikin ng Diyos yung mga Israelita sa kanilang mga bansa. Nangyari po ito nung sa 1941 dun sa Yemen, yung mga Israelita po na nakapunta po dun, gumamit po sila, sumakay po sila sa isang eroplano. Sa imagination po ni Isaiah, hindi naman niya masabi yung saritang eroplano kasi hindi pa niya nakikita yun. Kaya ang iniisip niya para daw mga kalapati lang. Pero natupad po ito nung 1949 tsaka 1950. Ito naman po yung Operation Solomon. Tinupad din nila at tinupad din ng Diyos yung pangako niya na panunumbalikin niya yung mga Israelita mula dun sa timog, sa Ethiopia. Lahat po ito ay patuloy na tinutupad ng Diyos. Kahit tapos sa panahon po natin ngayon. Alam niyo ba, yung propesiya na ibinigay ni Isaiah, libong taon na nasinabi. Pero noong 1903, dito lang na-invento yung eroplano. Paano po nangyari yun? Di naman niya alam kung ano yung eroplano, di ba? Pero 1903 lang na-invento ng Wright Brothers yung eroplano. Matagal na pong sinabi ng Biblia kung paano pababalikin yung mga Israelita sa pamamagitan po ng eroplano. Kaya nga, sa iba't ibang parte ng mundo,
sa Europa, sa Asia, sa Africa, sa Amerika, tsaka sa Australia. Hanggang sa panahon po natin ngayon, tinutupad po ng Diyos yung kanyang ipinangako sa bansang Israel. Kaya nga, kung ano yung naisulat noon, natutupad po ngayon. 2,700 years to 2,800 years ago na po naisulat yung aklat ng Ezekiel tsaka Isaiah. Pero natupad po ito noong 1948 tsaka 1991. Lahat po ng mga tanda po na yan ay tinupad po ng Diyos yung pangako niya para sa bansang Israel. Napakamakapangyarihan po nila. Pero isang pong bagay na kapag pupunta po kayo sa bansang Israel, makikita po ninyo itong isang lugar na ito. Alam niyo po kung ano to? Ito po yung templo ng mga Muslim dun sa Jerusalem. Nasa gitna po yan dun sa Jerusalem. Imaginein po natin, makapangyarihan sila. Meron silang kakayahan, meron silang armas, meron silang yaman at resources para talunin yung mga bansa sa paligid nila. Pero bakit hindi nila inaalis itong templo ng Muslim dyan? Meron din po itong kinalaman sa atin, alam nyo po ba? Ito po isang palatandaan, kapag nakalagay pa yan, ay hindi pa tapos yung chance natin na maligtas. Sabi dito, Lucas chapter 21 verse 24, yuyuraka ng Jerusalem ang mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng hintil. Meron lang pong panahon ay tinatakda. Kapag nawasak na po ito, natanggal na po yan yung templo ng Muslim na yan, darating na yung wakas. Darating na si Yesu Cristo. Pero habang nandyan pa yan, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Kasi nga mayroong ipinangako yung Diyos. Sabi dyan, hanggang matupad lamang o hanggang matupad ang mga panahon ng mga hintil. May panahon lang tayo mga hintil. Hindi po habang buhay na pwedeng maligtas. Kaya nga dapat magmadali tayo. Hindi natin alam na baka bukas, tanggalin na yan. Alam nyo po ba? Doon po sa Israel, kapag natanggal po nila yan, doon nila itatayong ikatlong templo. Yung ikatlong templo, ngayon po ay ready na. Ito po isang balita, 4 years ago. Ito po si yung prime minister po nila na si Netanyahu. Dineclare po niya, pagkatapos po na mailipat yung embahada ng Amerika dun sa Jerusalem, dito po niya na nakita na yung katuparan ng Biblia ay unti-unti nang natutupad. Kapag natanggal po nila yung templo, yung Temple of Rock ng Muslim, kapag natanggal po nila yon, itatayo po nila yung ikatlong templo ni Jehovah. Pagkatapos po nun, matatapos na po yung panahon ng hintil. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Masabi ni Trump, yung embahada ng Amerika, ililipat niya sa Jerusalem. Natupad po ito noong time po na ito, 4 years ago. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion, not only for the Trump administration, but in a very personal way, for you. For you, each of you, for the pursuit of peace, and for President Trump himself. Thank you. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. You have made history. So for me, this spot brings back personal memories. But for our people, it evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke 3 immortal words, Har Habayit Bidenu, the Temple Mount is in our hands. Anong sabi niya? Yung Temple Mount ay nasa kamay na ng Jerusalem.
Noong unang panahon, nung itinayo yung pinakaunang templo, dito po sa lugar na yan. Diyan po, yung templo ni Jehovah. Paglipas ng panahon, nawasak po yan. Binalik yan na mga Israelita nung si Haring David naman yung namumuno. Then, lumipas yung panahon, nawasak ulit. Tapos, sa panahon ni Nehemias, Ezra, tinayo ulit itong templo na ito. Pero ngayon, meron diyang isang bagay na nakakamangha. Inihahanda nila yan para alisin, para itayo yung ikatlong templo. Patuloy niyang binabanggit yung tungkol sa templo, di ba? Kasi nire-ready na po nila yung pagtatayo sa templo. Sabi nila, nasa atin na itong templo na ito. Nasa atin na itong Jerusalem na ito. Pinaghahandaan na po nila yan. Meron lang pong panahon na ibinibigay sa atin yung Diyos para maghanda. Kaya nga, ano yung kahulugan ng panunumbalik ng Israel? Kailangan po natin maunawaan ito. Yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Tama po ba? Yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Tinutupad po niya kung ano yung sinasabi niya dito. Tama po ba? At yung Diyos, buhay siya o patay? Buhay po at makapangyarihan. Malapit na yung muling pagdating ng Panginoong Yesus, yung paghuhukom sa pamamagitan ng apoy ay talagang malapit na. Malapit na yung katapusan ng mundo. Palagi natin naririnig yung katapusan ng mundo, tama po ba? Niyagawang pangayon ng pelikula, di ba? Pero mismo po dito sa Biblia, sinabi rin po mismo ng Diyos na malapit na siyang dumating. Kung ganun, ano yung tanda ng katapusan ng panahon? Nung unang panahon, tinanong din ng mga Israelita, ng mga apostol, kung babalik ka dito, Hesus Kristo, ano yung mga tanda na makikita namin sa bago ka dumating? Sabi po sa Mateo chapter 24, verse 3. Basahin po natin ang sabay sa bahay, 3-1. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga lalagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sabi nila, kung dadating ka, ano yung tanda? Kailan? Paano namin malalaman na dadating ka na? Sa Biblia po, hindi po binanggit kung kailan, kung anong oras. Pero nagbigay po yung Diyos ng mga tanda. Para kapag nakita natin yung mga tanda na ito, malaman natin na talagang malapit na siyang dumating. Ano ba itong mga tanda na ito? Sabi sa Marcos chapter 13 verse 28 and 29, sabi dito, ito po yung talinahaga sa panunumbalik ng bansang Israel. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Sa puno ng igos ay pag-aralan ninyo ang talinahaga. Kapag nananariwa ang kanyang sanga at sumusumpling ang mga dahon, ay nalalaman ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Kapag binabanggit po yung puno ng igos, automatic po lumalarawan po yan sa bansang Israel. Tapos meron siyang binanggit dito, kapag yung puno daw ng igos ay nananariwa na daw yung kanilang mga sanga, ibig sabihin, nanunumbalik na sa kanila, ano daw? Malapit na yung tag-araw. Ito po yung pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Sabi dyan sa may bandang ibaba, oh, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Isang hakbang na lang pwede nang dumating yung Panginoong Hesus Kristo. Yung bansang Israel, nanumbalik ba sila o hindi? Nanumbalik po sila, di ba? Nakita po natin yung iba't ibang mga ebidensya. Ano ba yung mga tanda ng katapusan ng panahon? Binanggit din po mismo ng Diyos. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 5, babasahin ko po, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Sa tanda po ng katapusan ng panahon, sabi dito, marami daw yung magsasabi na sila yung Kristo, sila yung Diyos, at ililigaw daw nila yung marami. Sa panahon po natin ngayon, napakarami po nag-claim na sila si Jesus, sila yung Diyos, kahit naman po sa Korea. May mga nag 37 po false Christ at 13 na false God na nagsasabing sila yung Diyos. Isa po ito doon, kaso nga lang patay na siya. Kung talagang siya yung Diyos, dapat buhay siya, tama ba? Sa iba naman, ito sa USA, sinasabi niya siya daw si Jesus. Sabi ni Jesus, di ba? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero siya kakaiba. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, bigyan niyo sa akin asawa ninyo. Nakakagulat po yung sinabi niya, pero alam po niyo po kung ano po yung mas nakakagulat? Mayroong mga tao na nagbigay talaga ng asawa nila dyan sa tao na yan. Inililigaw po nila yung marami. Sinasabi po nila sila daw yung Kristo. Ito sa USA, ito naman sa Russia, si Sergei Torov. Tawag po sa kanya si Bizarion.
Napakarami pong tagasunod niyan sa Russia. Di ba si Jesus nagkaroon ng sermon sa bundok? Siya po nagkaroon ng sermon din sa bundok. Napakarami, 5,000 po yung kasama po niya na nag-aaral dun sa bundok, dun sa Russia. Napakarami po nilang inililigaw. Ito naman sa England. Ito, ewan ko kung ano nakain ito eh. Ito po yung nakatagosunod niya. Sinasabi niya siya daw si Kristo. Meron po mga naniniwala talaga dyan. Marami po silang inililigaw. Ito, siguro familiar po kayo sa pangalan na ito. Ano pong sinasabi niya? Ako ang Kristo. Kailangan pumunta kayo sa akin, papirmahan niyo yung kaligtasan ninyo. Ito po, hindi po small time na religious group ito. Kahit po international, meron pong tagasunod yan. Napakarami po nilang inililigaw. Pero ang sabi sa Marcos chapter 13 verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o tignan ninyo, naroon siya, huwag niyong paniwalaan. Tao lang yan, di ba? Pero kiniklaim niya na siya daw yung Kristo. Siya daw yung Alpha and Omega. Kailangan, bago ka maligtas, pupunta ka muna sa kanya. Kailangan mo magpapirma, kailangan may clearance. Pag may pirma na, pwede ka na daw sa langit. Marami po yung naniniwala dito, ewan ko ba? Tama po yung Biblia o hindi? Tama po, marami po naliligaw itong mga tao na ito. Isa pa, makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Ito po isa sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Sa katunayan, hindi na naman po bago sa atin yung digmaan, tama ba? Kahit po sa Pilipinas, marami pong digmaan dito, di ba? Sa Marawi, sa Mindanao, di ba? Napakarami pong digmaan. Ito po yung map of conflicts in the world world today. Yung major wars, yung dark red. Diyan po sa mga bansa na yan, marami pong mga digmaan na nangyayari. Pansin po ninyo yung kulay, anong kulay ng Pilipinas? Kulay? Orange. Kulay orange, anong sabi? Minor conflicts with 100 to 999 deaths in the current or past year. Napakarami po mga paglalaban dito sa atin, di ba? At isa pa sa tanda ng katapusan ng panahon, yung mga bansa, yung mga makapangyarihang bansa, nag-iipon po sila ng nuclear weapon. Saan po nila gagamitin yan? Ano yan? Fireworks? Kapag New Year, sabay-sabay nilang papaputukin? Hindi po, para po yun sa tikmaan. Bakit po ba may mga terorista? Ito po, nakaraan, di ba, sinelebrate yung September 11. 10,000 po yung namatay dyan. Bakit? Dahil po sa tikmaan, di ba? Ganun din, sa Israel tsaka Palestina, hanggang ngayon po, pinag-aagawan nila yung kanilang bansa, yung bansang Israel. Napakarami pong pagbomba, napakarami pong mga banta na nangyayari po dyan sa bansa na yan. Hindi lang po doon. Kung nabalitaan po ninyo, nakarang mga nakalipas na buwan, yung Taliban, sa Afghanistan po, di ba? Nakakatawa na lang eh. Yung presidente po ng Afghanistan, tumakas na lang. Kasi hindi na kaya nang i-control yung mga teroristang pumupunta sa kanila. Tinake over na po nila yung pamahalaan. Yung mga Taliban po, mga terorista po ito. Ganun din sa Marawi, dito sa Lanao del Sur, sa Mindanao. Napaagulo po doon, di ba? Isa pa, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Ito po, tatlo po yung binanggit dito. Unahin natin yung lindol. Kapag lumilindol po, ano nangyayari? Nawawasak yung mga gusali, di ba? Pero kapag yung lindol, nangyari po sa dagat, ano mangyayari? Merong tsunami, di ba? Kaya nga po, di ba? 2004 sa Indonesia, nagkaroon po na napakalakas na lindol, nagkaroon po na napakalaking tsunami. Marami po yung namatay. Ito po sa China, 2008. Ito po, 2010 sa Haiti. Ito naman, 2010 sa Chile. Kahit na po dito sa bansa natin, sa Bohol, sa Mindanao. Ito po sa Nepal, 2015. Ito, 2021, sa Haiti ulit, 7.2. Marami po namatay po dyan. Marami pong gusali po inawasak. Ito po, nakaraan lang. Ito, nakaramban. Siguro nabalitaan po ninyo ito. Sa Taiwan.
6.8 magnitude. Yun ang nangyari. Napakarami po mga gusali, mga tulay, yung nawasak. Kahit, alam niyo po ba, nung Monday, sinerge ko po ito kanina, nagkaroon po ng isang lindol dun sa Leyte. Bakit po nangyayari ito? Anong sabi ng Diyos? Magkakaroon na ng lindol. Ito po yung tanda ng katapusan ng panahon. Hindi po nangyayari yung mga bagay na yan dahil wala lang. Ipinapakita sa atin ng Biblia na talagang totoo po yung nakalagay dito. Tandaan po natin na buhay po yung Diyos at makapangyarihan siya. At yung kanyang salita ay tinutupad niya po dito. Hindi lang po doon, dito po sa mundo natin, di ba? Labis-labis na po yung kahirapan dahil nga sa global warming. Sabi dito, sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili. Silang lahat ay malululumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang bala, balit sila iyong ilululon, at gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Tinutukoy po nito yung mundo natin, di ba? Yung mundo natin, talaga pong grabe na po yung nangyayari, di ba? Kasabay po ng COVID. Noong January, forest fire dun sa Australia. Dahil po sa matinding init. Ito po, nakaraang July 2022, rainfall po sa China. Marami po yung nalunod po niyan. Baha po yung kanilang bansa. Bakit? Totoo po yung Biblia, tama ba? Ito po, saan po matatagpuan yung Iraq, Syria, Lebanon, tsaka Turkey? Saan pong kontinente? Sa Middle East, di ba? Sa Middle East, ano pong meron doon? Desierto, tag-init. Pero bakit may yelo? Nagiging abnormal na po yung panahon po natin ngayon. Yung dating mainit, sobra pong umiinit. Kung manonood lang po ay ng mga balita, di ba? Nabalitaan po ninyo yun dun sa yung glacier, kinukumutan na lang eh, para hindi tuluyang matunaw. Bakit? Sobrang init na po natin. Ito po, yung heat index noong 2022. Dun sa Dagupan, 55 degrees Celsius. Di ba, pakiramdam natin, di ba, pag may lagnat tayo, umaabot 37, 36, di ba? Pakiramdam natin, may lagnat na tayo. Eh, itong 55 degrees Celsius, pwede ka na magprito ng itlog sa bubong ninyo. Na sobrang init eh. Hindi nyo po ba nararamdaman yung ganitong abnormality sa nangyayari sa panahon po natin? Lahat po yan ay tanda ng katapusan ng panahon. Pagkatapos po ng lindol, magkaroon din daw ng taggutom. Yung taggutom naman po, ito mas tumitindi pa. Hindi maring sa atin, nakakain pa tayo ng 3 beses sa isang araw. Pero sa iba't ibang mga bansa po, halos hindi na sila makakain. Ito po sa may bandang Africa. Bilang lang po kayo ng 7 seconds, may mamamatay na isang bata. Ganun po katindi yung taggutom sa kanila. Wala na po silang makain. Shortage na po yung pagkain nila. Kasi sasabihin natin, di totoo yung Biblia. Hindi lang po yun, yung salot. Kasabay ng taggutom, meron din salot. Diba? Yung dengue. Hanggang ngayon, wala pa rin lunas. Tama ba? Yung Ebola virus, ganun din, di ba? Kahit nga sa panahon po natin ngayon. Di ba ngayon, binibigyan tayo ng kalayaan na wag mag-face mask, tama ba? Pero meron pa ng COVID-19. Ito po, sinerch ko po ito kanina. Siguro bago tayo magsimula. World Health Organization, dito po sa Pilipinas, bagong cases, 1,967. 1,967. Isang araw pa lang po yung lumilipas, ha? Patuloy na pong dumadagdag yung cases po ng COVID-19 sa panahon po natin ngayon. Kasi ngayon nga, akala ng mga tao, tapos na. Akala ng mga tao, sakit na lang ito, sakit, lagnat na lang. Hindi po, marami pong namamatay dyan. Ito po isa sa mga tanda ng katapusan ng panahon. At meron pang isa, yung monkeypox. Ito po yung statistics nung June. Napakarami po sa iba't ibang mga bansa, sa United Kingdom, sa Spain, sa Portugal. Napakarami pong ibang mga bansa na naapektuhan ng monkeypox na yan. At alam nyo po, sino po yung nakakalam ng hospital na ito, yung St. Luke's? Naglabas po sila ng statement
na kailangan natin mag-ingat dito sa monkeypox na to, dahil kapag ito ay pumasok, mahihirapan po tayo makarecover. Tandaan po natin na ito yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Pinapakita ito sa atin ng Diyos para magmadali na maligtas, magmadali na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat po ito yung nangyari sa panahon natin, tama po ba? Hindi lang po yun. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 12, isa sa tanda ng katapusan ng panahon, at sigurado lahat tayo ay mag-agree dito, yung pag-ibig daw ng marami ay lalamig. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pagpatay sa ibang tao, kapag nakarinig po tayo ng mga ganitong balita, di ba parang gulat na tayo, parang kasuklam-suklam na yung nangyayari, di ba? Pero ito pong 2020, sunod-sunod po yung mga taong nawawala, sunod-sunod yung mga nababalita ang taong pinapatay. Tama ba? Ito po sa Bulacan noong July. Kala nila nawawala lang, pumunta lang sa kabarkada, pero tatlong araw nang nawawala. Natagpuan po nila sa gilid ng creek, patay na. Yung pag-ibig po ng marami ay lalamig. Grabe na lang po yung mga tao kung ituring nila yung ibang tao na parang hindi mahalaga yung kanilang buhay. At hindi lang po yun. Sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 to 4. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Mas tumitindi po yung kapigatian natin, tama po ba? Nakaraang buwan sa krudo, tuloy-tuloy na tumataas. Ngayon, yung bilihin, pataas ng pataas, tama po ba? Halos na lang wala tayong mabili, di ba? Yung 1,000, kapag nabaryahan, wala na yan, oras lang yan. Oras lang yung bibilangin, ubos agad yan. Matinding kapigatian. At hindi lang po yun. Sabi dyan, sapagkat ang mga ito yung magiging maibigin sa kanilang sarili. Yung mga tao daw, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, kapanlait, sawail sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sabi dito, yung mga tao daw magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo po ito o hindi? Ba't ba nauso yung salitang selfie? Bakit? Sino po ba yung pinipicturean na nagsiselfie? Yung sarili niya, di ba? Yung salita na GGSS, gwapong-gwapo sa sarili, popost lagi sa Facebook eh. Ano pa dyan? Sabi dyan, maibigin sa salapi. Yung mga tao po, basta may pera, sunggab. Basta kikita ng mas maraming pera, yun yung pupuntahan. Sabi dyan, mayayabang. Mapanlait, mapagmalaki. Di ba yung, ba't po ba na nagkaroon na tayo ng batas na anti-bullying? Di ba? Yung mga tao, masyadong mapanlait. Makita lang yung konting diferensya sa ibang tao, pagsasabihan na ng mga masasamang sakit, masasamang salita. Di ba ginagawa na lang natin katatawanan, di ba? Di ba kapag nagpapatawa yung ibang mga artista, kapag nilalait nila yung iba, paano yung mga tao? Tuwang-tuwa. Ano pa sabi dyan? O mga bata, sawail sa magulang. Mga magulang, tama po ba o hindi? Yung mga anak, araw-araw ba sumusunod? Araw-araw bang sinusunod yung utos ng nanay, inutos yung sunod ng tatay? Sabi ni kuya, hindi. Alam niya talaga. Alam niya eh, di ba? Sabi dyan, ano pa? Mga walang utang na loob. Di ba? Sa panahon po natin ngayon. Ikaw na yung nangutang, bait-bait mo. Pero pag sinisingil, oo, babayaran din kita. Huwag ka naman makulit. Ano pa sabi dyan? Walang katutubong pag-ibig, di ba? Sa panahon po natin yung bihira na lang po kumakita ng mga kabataan na nagbe-bless. Paano po sa mga kabataan? Nagbe-bless po ba kayo? Wala na, masyado ng old school.
Walang katutubong pag-ibig sa mga magulang. Sabi, walang habag, mga mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili. Naku, lalo na ito. Iba sa mga bata. 7 years old, magpo-post, nakita ko si crush. Tuwang-tuwa eh, di ba? Batang-bata pa lang eh. Walang pagpipigil sa sarili, di ba? Kapag nagustuhan yung isa, nakonsunadahan, niligawan ka agad. Di pa nga tapos sa pag-aaral. Wala pa namang trabaho. Masyado na pumapagnasa yung mga tao. Sabi dyan, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Yung mga tao po sa panahon natin ngayon, basta pera, pupuntahan. Pero pag salita ng Diyos, tsaka na lang. Next time na lang. Ito po yung mga tanda ng katapusan ng panahon, tama po ba? At isa pa, sa tanda ng katapusan ng panahon na makikita po natin, ito po yung ginagawa po natin mismo. Yung magandang balita ay ipapangaral sa iba't ibang bahagi ng buong daigdig at pagkatapos ay darating ang wakas. Ito pong ginagawa natin, hindi po ito activity lang, hindi po ito church activity lang. Ito po isang tanda ng katapusan ng panahon. At alam niyo po, hindi lang po dito sa Cavite Church po nagkakaroon ng Bible seminar. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, iba't ibang parte ng mundo. Patuloy po na ipinapangaral yung salita ng Diyos. Bakit? Dahil ito po isang tanda ng katapusan ng panahon. May tinakda lang yung Diyos na magagawa natin ito. Kapag dumating na siya, kapag dumating na yung time na kailangan niya tapusin yung kasaysayan, wala na pong tsansa. Kaya nga habang nandito pa tayo, i-grab na natin yung chance. Kasi nga meron lang itong katapusan. Hindi po ito habang buhay na pwede nating gawin. Hindi po, wag po natin isipin na tsaka na lang tayo maliligtas kapag dumating na yung, kapag talagang obvious na nakikita natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Wag po. Nakikita natin, mas malinaw na po na nangyayari yung mga katapusan ng panahon, mga tanda ng katapusan ng panahon. Tama po ba? Mas patindi ng patindi yung lindol, yung taggutom, yung kaguluhan, yung digmaan, yung salo sa mundo natin. Lahat po yun ay tanda ng katapusan ng panahon. Nagtakda lang po yung Diyos ng kanyang orasan, yung kanyang timeline. Nung si Adan, sinabi niya na magkakaroon ng isang baha. So binigyan sila ng time para makapasok. Pero yung mga tao, naging matigas yung kanilang ulo. Hindi sila pumasok, napahamak po sila. Dumating yung panahon ni Abraham. At yung mula yung kay Abraham hanggang kay Hesus Kristo, ito po yung panahon kung nasan tayo. Yung panahon po na ni Abraham at panahon po na ni Hesus Kristo nung bago siya naparito, ito po yung panahon ng batas o yung age of law. Pagkatapos po nun, pagkatapos ng kamatayan ni Hesus Kristo, pumasok na po yung age of grace. Ito lang po yung time na ibinibigay sa atin para maligtas. Tapos mayroon pong isang natitirang tanda. Ito po yung rapture. Ito po isa sa tanda ng katapusan ng panahon na sinabi sa Biblia na mangyayari. 1 Thessalonica chapter 4, verse 16 to 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. May tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay ay natitira, ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Ito po yung rapture na sinasabi po sa Biblia. Yung salita pong rapture wala po sa Biblia. Pero meron po siyang larawan na ipinapakita sa atin. Sabi dito, bababa daw si Hesus Kristo para kunin yung nabubuhay. Ibig sabihin, kukunin lang ng Diyos yung merong buhay na walang hanggan. Pero yung mga walang buhay na walang hanggan, sabi dito sa Mateo chapter 24, verse 40 to 41, merong kukunin at merong iiwan. Sabi sa Lucas chapter 17, verse 31, sa gabing iyon, may dalawa sa kanilang higaan, ang isa'y kukunin, yung isa, iiwan. Merong pong kukunin lang, ito po yung merong buhay na walang hanggan. Pero kung wala pa tayong buhay na walang hanggan, hindi pa na ipapanganak na muli yung ating espiritu, maiiwan po tayo. Ito po yung natitira na lang na tanda. Anytime pwede na po itong mangyari.
Tanungin natin yung sarili natin. Kung mangyari sa atin ngayon yung rapture, makakasama ba ako? Kukunin ba ako? O ako yung maiiwan? Tanungin natin yung sarili natin. Handa na ba ako? Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or He might come next week, or He could even come... Mangyayari po ito sa mundo natin, itong rapture na ito. Hindi po garantiya na nagsisimba tayo, makakapasok tayo sa langit. Meron pong maiiwan na ilang taon na nagsisimba. Meron pong maiiwan na nakakilala naman daw sa Diyos. Meron pong maiiwan na naging deboto, namamanata. Hindi po ang issue dito yung tagal o kung anong ginagawa mo para sa Diyos. Ang issue po natin dito, kung ako ba ay may buhay na walang hanggan? Ako ba ay naipanganak na muli na? Ako ba ay mayroong bang kaligtasan? Hindi po lahat na nagsisimba ay makakapasok sa langit. Hindi po lahat ang tumatawag sa Diyos, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Yung mga tao lang na gumawa ng Kanyang kalooban. Kung natupad nila yung utos ng buhay na walang hanggan, makakapasok sila. Kaya po natin pinag-aaralan po itong mga bagay po na ito para makapaghanda tayo. Huwag tayong maging kampante na okay na ako, umaatid naman na ako sa church. Pero kung di naman pala sigurado yung kaligtasan natin, para saan pa? Naging deboto lang po tayo. Okay po? Meron lang pong panahon na itinakda ng yung Diyos sa panahon natin ngayon. Nakita natin yung sumpa sa Israel nangyari. Nakita rin natin yung kanilang pagbangon. Ito pong time na ito, yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Meron lang pong time. Tapos ngayon nakikita natin yung iba't iba mga tanda. Ang natitira na lang po na propesya na mangyayari dito ay yung rapture. Kaya po, masigurado natin na anytime na mangyari yung rapture, makakasama ako. Anytime na dumating yung Panginoong Hesukristo, meron akong lakas ng loob. Nasalubungin siya. Tandaan po natin, ito yung nakatakda na ibinigay ng Diyos para sa atin. Okay po? So kung sakali man, huwag niyo po sanang naisin na maiwan po kayo. Dahil meron po naghihintay sa inyong 7 taong kapigatian. Ano po itong bagay na ito? Ito po yung tungkol sa 666 mark na sinabi sa Biblia. Sabi sa Apocalypse chapter 13, verse 16 hanggang 18, sabi diyan, kapag nangyari daw po yung 7 years tribulation, pamumunuan itong mundo na ito na ni Antichrist. At yung sistema na gagamitin niya ay sa pamamagitan ng 666. Dito po sa panahon natin ngayon, sabi diyan, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino man ang makapagbili maliban ang may tanda sa makatawid ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Yung pangalan ng halimaw, yung 666. Sabi diyan, nung time pag na dumating na daw po yung 7 years tribulation, kung sino lang yung merong tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo, sila yung makakapagbili, makakapagbenta. Pero kung wala kanyang mga bagay na yan, mamatay ka. Kung may iwan ka sa rapture, ito po yung mararanasan po ninyo. Para mas maintindihan po natin, sa panahon natin ngayon, ano po yung ginagamit natin na pambili ng mga bagay-bagay? Pera, di ba? Minsan gumagamit tayo ng mga card. Sabi kanina, gagamit daw po si Antichrist ng sistema ng 666. Alam niyo po ba, sa 666, may kita po natin yan sa panahon po natin ngayon. May kita po kayo mga barcode kapag bumibili po kayo, di ba? Ito pong sistema na ito ay inihahanda para sa 666. Lahat po ay pinaprepare na, pinapakita na sa atin ng Biblia na talagang mangyayari po ito. At alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, di ba? Nauuso po yung mga credit card, yung mga ATM, tapos yung mga RFID sa mga sasakyan. Patuloy po nilang ini-implement ito, di ba? Pero darating po yung panahon
na yung RFID hindi na sa tao, hindi na sa gamit, hindi na sa mga produkto, ilalagay, hindi na sa kotse, sa tao na po. Lahat po ito ay tanda ng katapusan ng panahon. Ito po yung mangyayari sa 7-year tribulation. Alam niyo po ba? Meron na po mga tao na sumusubok nito. Panoorin po natin ito. So many questions about this, Robin and Michael. Good morning. We asked a lot of them. This is the first American company to ever try this. 1 week from today, many of the employees, including the CEO, will voluntarily have the microchips implanted into their bodies. And they're calling it, I'm not kidding here, a chips and salsa party. This morning, like a scene straight out of 007. So you can keep an eye on me? Employees at one Wisconsin tech company, Three Square Market, willingly making that fantasy a reality, implanting their own bodies with microchip. Do you think this is the future? It is the future, and we look at this as being responsible. Todd Westby is the owner of Three Square Market. By next week, at least 50 of his 80 employees have signed up to become bionic, using what's called a RFID transponder in a microchip meant to make the workplace experience faster and more efficient. So when you have the chip, you're just going to hold it up here and all those same options will come up? The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger by a licensed piercer. It's a big needle, though. I've been pierced with bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. One more big deep breath in, and exhale. Not too bad, huh? Not too bad. Yeah, just a pinch. Yeah. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, in a lot of ways, convenience. You know, really eliminating what I have to carry in my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging onto his computer, and buying snacks in the break. Imagine being able to travel without a passport or worry about losing it. You just hold your hand up and all the documentation comes. Sa panahon po natin ngayon, nangyayari na po ito. Tama ba? Hindi pa po ito yung 7-year tribulation, ha? Pinaprepare pa lang po ito. Isa pa, nauuso yung national ID, tama ba? Yung national ID, doon na nilalagay lahat ng information natin, tama ba? Pag in-scan yung card na yon, lalabas yung information natin. Ganun din po yung mangyayari dito. Kung sakali man na maiwan po kayo, ito po yung hinihintay, naghihintay po sa inyo. Pero pagkatapos niyan, diretso rin po sa impyerno yung mga tao na hindi rin po makakasama sa rapture. Kaya nga, inihahanda tayo na magkaroon tayo ng kamalayan. Sa mga bagay po na ito na nalagay po sa Biblia, tinutupad ito po ng Biblia para magkaroon tayo ng kamalayan. Hanapin natin yung buhay na walang hanggan. Lahat po ito ay pinaprepare na para sa atin. Tama ba? Ito po yung last war. So pagkatapos nga ng 7-year tribulation, 7 taong kapigatian, mangyayari po yung huling digmaan. Ito po yung Armageddon na tinatawag. Sabi dito, at sila'y tinipon nila sa lugar na nasa Hebreo, ay tinatawag na Armageddon. Yung Armageddon po, kung pupunta po kayo sa Israel, ito po yung itsura niya. Dahil nga sa sobrang yaman ng Israel, marami po yung mga bansa na lulusubin sila para makuha ng yaman. Dito po sa lugar na ito, mayroon po nakalagay na signboard. Sabi dyan, "For Megiddo is the Armageddon in which the final battle will be fought at the end of the days." Diyan po magtatapos yung ating kasaysayan. Diyan po pasasabugin lahat ng mga nuclear weapon. Kasi nga tigmaan na po yan. Wala na pong panalo dyan. Lahat po talo dyan dahil nga mauubos na po, matutupok na po yung mundo natin. Sabi dyan, sa Zacharias chapter 14 verse 12, mismo po yung nuclear weapon at nuclear warfare, nakalagay na rin po sa Biblia. Sabi dyan sa kulay dilaw, ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga pa. Anong klaseng sandata po ito? Ito po yung nuclear weapon. Mayroon pong isang tao na ginawang test subject na pasabugan siya ng nuclear radiation. Ganito po talaga yung nangyari po sa kanya. Habang nakatayo pa siya, nabulok yung kanyang mata, nabulok yung kanyang dila. Ganun po katindi yung nuclear radiation. Di ba halimbawa na lang sa kasaysayan natin, sino po yung nakabalita ng pagbomba dun sa Hiroshima at sa Nagasaki sa Japan?
Ba nung time po na yon, nung merong digmaan, nagpabagsak ng dalawang bomba na atomic bomb dun sa Hiroshima at sa Nagasaki. Hanggang sa panahon po natin ngayon, wala pong pwedeng pumasok dun kasi nga meron pa rin radiation. Libong taon na po yung nakakalipas, ilang daan taon na po yung nakakalipas, pero hanggang ngayon hindi pa rin pwedeng pasukin kasi nga yung nuclear atomic radiation nandiyan pa rin. Pero paano yung mga nuclear weapon na kung sabay-sabay yan pasasabugin? Ano pong mangyayari sa mundo natin? Bakit po nagkakaroon ng ganitong mga klaseng paghahanda? Kasi nga darating yung time na pasasabugin lahat ng nuclear weapon na yan kasi dito po matatapos yung ating mundo. Kapag sabay-sabay po yung pinasabog, 100 times po na mawawasak yung mundo natin. Wala pong patitira. Saan po mapupunta lahat ng pinagpaguran po natin? Kung masyado lang tayo nagtutuon sa mga bagay na material, lahat po ay uuwi sa apoy. Sabi sa Biblia sa Awit 11 verse 6, sa masama ay magpapaulan siya ng mga baga ng apoy, apoy at asupre at hanging nakakapasok. Nakatakda na po ito na mangyari. Hinihintay na lang po, anytime po, yung mga digmaan sa panahon natin ngayon, isa lang po yung pumindot dyan ng launcher. Lahat po yun magagantihan na. Tandaan po natin, meron lang po tayong binibigyan lang po tayo ng chance ng Diyos na maligtas at matakasan yung ganitong klaseng kahirapan at matinding pagdurusa, lalo na sa impyerno. Yung Diyos, hindi po siya habang buhay na nagtsatsaga. Meron lang po siyang time na binibigay sa atin. Kaya nga binibigyan tayo ng pagkakataon ngayon, ngayong week na ito na para mapaglaanan yung ating espiritu. Nakita natin yung iba't ibang mga panganib na pwede mangyari sa atin. Tama po ba? Sabi dito sa Kawikaan chapter 22 verse 3, ang matalinong tao ay nakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Nakita natin yung iba't ibang mga panganib. Tama po? Sabi dito, kung tayo'y matalino, tayo ay magkukubli. Pero kung hahayaan lang natin, magwawalang bahala tayo, magtutuon pa rin tayo sa ating mga bagay para sa physical, anong sabi dyan? Tayo rin yung magdurusa. Kaya po, yung time po na ito na binibigay ng Diyos para sa atin, itong week na ito, paglaanan po natin ng oras. Binigyan po na tayo ng pag-asa. Para matakasan po itong dilubyo na ito, yung kapahamakan sa impyerno, isang bagay lang po yung binigay niya sa ating paraan para matakasan ito. Ito po yung magkaroon ng buhay na walang hanggan, maipanganak na muli. Sabi dito sa John chapter 3 verse 3, maliban ng isang tayo maipanganak na muli, ay hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. Yung mga taong mayroong buhay na walang hanggan, yung mga taong naipanganak na muli yung kanilang espiritu, sila lang daw yung makakita at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po natin pinag-aaralan po ito ay para po dito sa bagay po na ito. Nakita po natin na itong Biblia ay totoo at yung Diyos ay talagang buhay. Eh sana po wag po tayong magwalang bahala sa panganib na nakalagay po dito sa Biblia. Wag po na sana natin isipin na matagal pa ito, tsaka na lang, busy pa ako. Meron lang pong time na ibinibigay sa atin yung Diyos. Anytime po pwede na po itong matapos, kaya sana magmadali po tayo. Itutuloy po natin bukas yung ating pag-aaral, tapusin natin hanggang uli. Sana po, bumalik po tayo para patuloy natin kilalanin yung Diyos para sa buhay na walang hanggan. Okay po? Naintindihan po? Babalik po ba tayo bukas o hindi?
Balik po tayo. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ito upang mapag-aralan ng iyong salita. Salamat po dahil ipinakita niyo po yung iba't ibang mga ebidensya at patunay na talaga po kayo ay buhay at ang iyong salita ay talaga nananatili dito sa mundong ito. Nakita po namin na mayroon pong panganib na kainatnan ng mga taong hindi maliligtas dito sa mundong ito at ganoon din sa impyerno. Kaya pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin upang makarating sa pagkakilala po sa iyo, lalong-lalo na po sa kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami sa aming pag-uwi, naway dalhin niyo po kami ng ligtas sa aming mga tahanan at nawa bukas, pagkalooban niyo rin po kami ng pagkakataon upang makabalik dito at patuloy po namin pag-aralan at kilalanin po kayo. Maraming salamat po sa binigyan niyo pong pagkakataon na ito. At lahat po na ito ay dinadalain po namin sa mga pangyariang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ingat po tayo sa pag-uwi. Kita po tayo bukas.